get on your feet. Give your hands for Jesus. The name above every name, singular. Come on. You blew it all away.
new day for all of us. Amen, church. And it's an invitation for us to celebrate God's love in us, God's forgiveness in us, God's redemption in us, and God's blessing for us. Amen. It's an invitation, kapatid. Let us be all reminded na hindi lang tayo pumasok sa pintuan yan, pero pumapasok tayo sa presensya ng Panginoon. And this time, I pray that all of us will experience that kind of love na galing sa Panginoon, that God is enough for all of us, that we may see Jesus in the fullness of His glory in us. Thank you, Lord. We cannot compare you to anyone, to anything else, oh God. Thank you, Lord. You are our greatest reward. Thank you, Jesus. And Christ is my reward, and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. My soul will
today, it is our commitment, Lord, before you. Whatever goes on, inside, outside, around of us, Lord, that's our commitment. There's no turning back. Amen, church, is that you? Is that somebody's commitment right now? And Lord, not just that we won't turn our backs from you. Teach us today to consciously and willfully turn towards you. Wherever we are, in the seasons of our lives, give us a willing heart to pursue you, to pursue what you want for us, what you want in us. Lord, hindi lang po kami magta-turn ng backs po namin from you, but we will learn, we will do turn towards you. Because there's no place we'd rather be than in your presence. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. So beautiful. Come on, let's sing it again. Where would I run but to the throne of mercy? Yes, God. Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. A king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. His name is Jesus. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you sing, you're wonderful.
As we continue to sing and say to God that, Lord, here we are, we bow before you. Would you surrender that area, that part of your life na hindi pa po pagmamayari ng Diyos? Ibigay niyo po sa Kanya. It is us saying, Lord, I am yours. Every part of my life is yours, God. You are in control and I trust in you. And I bow before you. As a gesture of surrender, of submission, Lord, to your will, to your lordship in my life.
no other name. There's no other name. There's no other name. Come on, church. There's no other name. The only name is Jesus. He is the reason why we are gathered here today. He is the reason why we are here today to lift His name up, to give Him the glory that He deserves. Because only He, only Him alone is worthy, worthy, worthy. Worthy, worthy, worthy. Holy, holy, holy. That's who You are, God. That's who You are. And in our midst, Lord, we want to lift You high. There's no other name, only Jesus. And I pray today, as we continue to listen from Your word, as we receive from You, Lord, I declare, no one will come out of here the same again. Because we receive the transformation that is in store for us, that You have in store for us. Because only You can do that. Change lives, transform hearts for Your glory alone. In Jesus' name we declare, amen and amen. Come on, let's give it up for Jesus, our King, our Lord, our Father. Thank You, God. Remain standing and give God our 7-second praise. And let us welcome our senior pastor, Pastor Manre Tan Pascual. Amen. Okay, na-miss ko po kayo. Ang dalawang linggo. Amen. It's nice to be home. Amen. Ha? Pero simulan na po muna natin ang salita ng Diyos. Tayo lang po muna tayo. No? Noong 1978, meron pong isang libro na sinulat. Hindi po ito Christian book. No? Ito po ay sinulat ng isang psychologist na na nangangalang M. Scott Peck. And ang title ng librong ito, actually available pa po ito in print, that talks about the longevity, no, of this book. Actually, classic na po itong librong to. I actually have an old copy of this book. No? Ang title ng libro, The Road Less Traveled. No? So ito yung pananaw ng isang psychologist, hindi Kristiyano, para mamuhay ng isang fulfilled and satisfying life. Ngayon, dito sa librong ito, meron pong unang linya si M. Scott Peck na para sa akin iconic po. No? So ano po yung first line na po ng libro po niya? Believe it or not, ito po ang first line ng libro po niya. Life is difficult. So can you imagine? Kunwari, ibabrowse po ninyo yung libro, inisip ninyo, bibiling ko ba itong librong to o hindi? Tapos, sige, tignan ko ngayon yung first page. Tapos first page pa lang, yung unang linya, life is difficult. Now, baka some of you might think, ay, Pimans, siguradong walang bumili ng libro. Actually, mali po kayo. This book has sold, at the latest count, no, 6 million copies. Alam naman siguro ninyo sa libro, no, makabenta ka lang actually ng 5,000, bestseller na po yun. Kasi araw-araw, ilang libong libro ang lumalabas. Eh. So, itong libro to, 1978 pa po sinulat. Patay na actually si M. Scott Peck noong 2005. Pero hanggang ngayon, in print pa po ito. No, alam ko meron nga sa National Bookstore, parang 25th anniversary edition po niya. No? So, life is difficult. So, ang tanong, kung ganun ka-prangka ang librong ito, no? Ganun ka-diretso, no? Bakit bumenta po ito? Is it because people want life to be hard? No. I believe it's not that people want life to be hard. Siyempre, kung tayo tatanungin, ayaw natin na mahirap. I mean, amen? Di ba? Pero I think kaya bumenta ang librong ito because people want to be told the truth. Di ba? Misa tayo lang nag-iisip na, can you handle the truth? You can't handle the truth. Pero hindi, actually, mas maraming tao, mas gusto nilang sabihin mo na sa akin, no, yung masakit na katotohanan. Di ba? Sabi nga ng isang kanta, I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. Inisip na Christian song yun. Ha? Hindi po Christian song yan. Ha? Alam na mga nanay po natin yan. 1970s pa po yata yung kantang yan. Ha? So, life is difficult. Yan po ang totoo. At dito sa Horizon, hindi po namin kayo bobolahin. Nasabihin ko namin po sa inyo, ang Christian life, mahirap. No? Hindi nga lang mahirap, minsan nga imposible pa. So, some of you might ask, anong silbi ng Christianismo? Ito po, ha? Listen to me. Ang good news po ng Christianity ay hindi po ganito.
Life is hard. If you become a Christian, life will become easy. No, hindi yan ang gospel. Ang gospel ay ganito. Life is hard, but God is strong. And because God is strong, He will strengthen you. Yun yung gospel. Amen? Ulitin ko, ha? Kasi alam ko nakatayo kayo, walang nagte-take down notes eh. Pero sige, sabihin ko po, because this is worth taking notes for. No? Life is hard, even for a Christian. And maybe especially for a Christian. But God is strong. Of course, God is good. Amen? But God is also strong. And because God is strong, He will strengthen you. Oh, amen po ba tayo dyan? Ha? So, kung nandito po kayo kasi maka-attend nga ng church, na para maging madali yung buhay, maging mabilis ang buhay. Sorry, hindi po yan ang ino-offer ng Horizon. Hindi ko din alam kung anong church ang marerekomenda ko po sa inyo na yun po ang mensahe. No? Pero dito sa Horizon, hindi po yan ang mensahe natin. Sa Horizon, nagpapakatotoo po tayo at inaamin natin, mahirap ang buhay. At maging ang buhay Kristiyano, masaya, oo, pero mahirap. Pero ang ating Diyos ay matibay. Na? God is good and God is strong. And because God is good and God is strong, He will strengthen you. Kaya kung nandito kayo para magpalakas, you come to the right place. Amen? O tingnan nga ninyo yung katabi ninyo, nandito ba siya para maging masaya o para maging malakas? Kasi kung nandito lang kayo para maging masaya, paglabas ninyo, tatamaan po kayo ng bagyo. Magiging malungkot po ulit kayo, di ba? Pero kung nandito kayo para magpalakas, sabi nga ni Pastor Agara po kanina, di ba? Na nide-declare natin, walang lalabas sa lugar na to na hindi pinapalakas po ng Diyos. Amen? At pag pinalakas po kayo, then of course, hindi naman, now you are able, no? Ika nga, di ba? With Christ as my vessel, I can smile at the storm. Parang puro ko kanta, no? Namiss ko ang kantahan dito sa Horizon, no? Iba ang praise and worship sa Bangkok, you know? At pero iba pa rin ang praise and worship ng Horizon. Amen. Okay, so tayo manalangin po muna saglit. Panginoon, for me personally, it's always good to be home. Of course, home in the Philippines, home with my family, my spiritual family, Horizon. It's such a joy and a privilege to be with your people, to be with my spiritual family, and lalo na, what an honor it is to open your word, unpack it, and share its valuable truths. Lord, ihanda ninyo kami sa mga katotohanan. Ito man po ay masakit na katotohanan, mahirap na katotohanan, pero basta ang pangako po namin, yung sasabihin namin ay yung ayon lamang sa inyong salita. Hindi namin ito isu-sugarcoat. Hindi namin ito i-compromise. Hindi namin ito ipipreach para lang katanggap-tanggap sa tao. Kundi Lord, kung tatanggapin ito ng tao, alam namin, mapapabuti po sila. And ang banal na Espiritu ang siyang kikilos. At hindi po kami. We just do our part. Help us to be faithful, as faithfully as we can to preach your word. And then the result, hindi na po namin hawak yan. Pero tiwala kami na kumikilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. At whatever the result will be, maging kaaya-aya po ito sa inyo pong harapan. So again, we commit each and everyone into your hands. And Lord, ang lambing namin sa inyo is, Lord, open our eyes that we may see, open our ears that we may hear, open our mouth that we may speak your word, and open our heart that we may receive. And we declare, nideclare na po ito kanina, but we redeclare it again. We will never be the same because we ask and pray all this in Jesus' name. At lahat tayo magsasabi ng amen and amen. Sige, pwede po tayo maupo. Amen. Hiniram ko lang po ito kasi gagamitin ko itong props mamaya. Ha? Okay? So, amen. Bago ko magpatuloy, teka lang, i-greet lang ninyo inyong mga katabi ng Merry Christmas. Come on. Amen. Ha? September 1 na. Alam natin sa Pilipinas, September Christmas na. Alam niyo naman ng Pilipinas. Tayo may pinakamahabang holiday. Tayo may pinakamahabang quarantine. Alam ba ninyo yun? Sa buong mundo. Pero pag tayo naman bumawi, grabe naman tayo bumawi, di ba? 4 na buwan ang ating Christmas. No? So Merry Christmas po sa bawat isa po. Amen. Ha? At we will declare that for the next 4 months. No? Actually, may hangover pa. Kahit ang minsan January, diba? Christmas pa rin. Eh, no? Nandun pa rin yung parang holiday spirit. No? Pero sige, pag-usapan muna natin dito yung hard. Ha? Again, pag sabi na malakas, hard.
Ayan, ha? So I hope ready kayo for hard. No? Sabi po ng inyong tatay man sa ganito, ha? Not everything hard is worthwhile. Pero well, teka lang, ha? Hindi po natin sinasabi na, oh, magpaka-martyr ka, di ba? Kung meron namang shortcut, meron namang compromise, meron namang mas mabilis na paraan, of course, dun po tayo. Di ba? Hindi naman, yung hard in and of itself, wala naman pong virtue po yan. No? Pero sinasabi po natin, hindi lahat ng mahirap ay worth it. Pero lahat ng worth it ay mahirap. Oh, amen ba tayo dyan? Na? Noong I think early 2000s, early 2000, meron pong librong lumabas. Actually, sinulat to para sa mga kabataan. Kama yung mga kabataan na katulad ko, make some noise. Amen, ha? Sabi ko yung mga kabataan, hindi yung mga sinungaling. Okay, so meron pong librong lumabas. Actually, balak po sana ni Alex and Brett Harris, no? Actually, magkapatid po ito. Balak sana nila gawing movement po ito. No? So itong librong ito, Do Hard Things. And actually, bumenta po ito. And I think, yeah, for a time, no, hindi lang talagang nagtuloy-tuloy. Naging movement ito among the youth. At ang ganda nga po ng mensahe, di ba? Na sinasabi sa mga kabataan na, mga kabataan, do hard things. Ha? Kasi yung easy life, yan ang buhay na walang significance. No? Pero yung buhay na may eternal value, ito yung mga mahihirap. No? Yung mag-mission ka, bigay mo buhay mo sa Panginoong Jesus, di ba? O yung di ka magfo-fall sa premarital sex, no? Keep yourself pure. Yung mga ganung mga bagay po. No? Pero I like to believe, no? Sana hindi pa po tapos ang mensahe ng librong ito. Bagamat hindi nagtuloy-tuloy yung movement nitong Do Hard Things. Pero I think baka maganda ibalik po natin ito. No? Dito, kahit na dito sa Horizon, no? Maging lengguahe natin, maging part ng vocabulary natin yung Do Hard Things. No? So ang message po natin sa araw na ito, choose hard. Kung mapagsabi sa katabi, choose hard, bebe. So again, ulitin ko lang po ako na miss din yung sinabi ko kanina. We choose hard not because we want it to be hard. We choose hard because the reality is life is hard. Yun ang totoo. No? At sinasabi po natin, mas may laban ka sa buhay pag tatanggapin mo yung katotohanan na mahirap ang buhay. Ha? Kasi minsan tayo pa-deny-deny. No? Pa-deny-deny po tayo na mahirap ang buhay. At hindi ko alam, ha? Guys, pasensya na, may sasagasaan po akong isang filosofiya ng mga Pinoy na actually hindi po biblical. O guys, sino sa inyo, narinig na ninyo po ito. Tawanan ang iyong problema. Come on, tawanan ninyo ang katabi ninyo. Di ba narinig na ninyo yun? Di ba? Huwag na umiyak. Di ba? Tawanan lang ang problema. Yan. Actually, wala po sa Bible yan. Ang sa Bible is ano, face reality. Mamuhay ka sa katotohanan. Eh kung masakit yung katotohanan, sige, tanggapin mo, harapin mo. Kasi hindi mo hinaharap, hindi mo mababago. Sa English, what you do not confront, you will not change. So kung lagi po tayong, hindi, di ba? Okay lang yan. Puro tayo, okay lang yan. Kita mo, hindi po talaga tayo umuusad. O guys, ito lang po ha. Meron ba kayo nakita sa social media yung post na yung kamakailan, yung malakas yung ulan, tapos bumaha, actually wala namang bagyo. Ang alam ko, ha, walang bagyo, no? baka meron. Pero yung recently bumaha, may nakita ba kayo sa SOCMED na mayroong tao na ano sila, na stranded sa gitna ng hindi ko alam kung parang island, pero hindi literal na island, ha? So surrounded sila ng baha, tapos nandun po sila, trapped po sila, naghihintay sila ng rescue. So in the meantime, ano ginawa po nila? Nag-selfie. May nakita kayong ganon? Ah, wala kayong nakita? Aba, mga hindi nagso-social media itong mga to. Oo, oh, puro TikTok. Amen? Pero kung may nakita po kayo, meron pong ganung picture, medyo nag-viral po siya, na a group of people na stranded nga po, waiting to be rescued, then in the meantime, nag-selfie po sila. Wow, no? On the one hand, in a sense, kahanga-hanga yung ganung kultura ng mga Pinoy, yung laughing in the face of the storm. Pero, ito po ah, seryosong tanong. Yung ganung mga bagay ba, mga kapatid, dapat ba talagang tinatawanan? Amen? Sabi sa Bible, blessed are those who mourn. Hindi po blessed are those who laugh. Laughter is a gift. Yes? Yes? Joy is a gift. Yes. Pero minsan kasi may mga bagay po na dapat nagmo-mourn po tayo eh. Di ba? So kung tawa lang tayo ng tawa, for example lang po ah, hindi po natin tinitira yung government, pero kung tawa lang po tayo ng tawa, lahat dinadaan po sa selfie, binahana po, di ba?
Sino po magkwe-question na, okala ko ba meron tayong flood prevention or flood alleviation program na ilang milyon ng nilaan ang pinagmalaki ng presidente nung zona, tapos the very next day, doon po yata bumaha, no? Who will hold our leaders accountable? Eh kung puro po tayo selfie. Di ba? Yung dapat nagkwe-question po tayo, nagsisearch po tayo ng truth, nagsisearch po tayo ng accountability. Pero kung lahat dadaanan na lang, dadaanin natin sa tawa, at walang mag-ano, diba? Wala po yung, teka, bakit ganun? Kaya minsan sinasabi nga po natin na yung pagiging matiisin ng Pinoy, hindi laging maganda. Diba? Minsan kailangan magalit ka. Come on, sige, bigyan niyo ng permission yung katabi ninyong parang tingin niyo hindi nakapatay ng ipis, ha? Okay. Pero kung yung katabi ninyo laging galit, wag na po siya. Yung katabi, hanapin niyo yung katabi po ninyo na hindi makapatay ng ipis. Pakisabi po sa kanya, magalit ka naman minsan, bebe. Ha? Hindi lahat ng bagay tawa, okay lang, tinitiis. Eh, may mga bagay hindi dapat talaga tinitiis. Kasi again, lahat ng tinitiis mo, hindi mo babaguhin. Amen? What you tolerate, you will not change. Diba? Kaya nga, yung una po tayong sumabak sa life coaching at nag-attempt po tayo gumawa ng parang tools, isa po sa mga ginamit po natin yung tolerance. Na yung nga po, ano yung mga tinitiis mo sa buhay na dapat hindi mo tinitiis? Kasi hindi ito issue ng perseverance. Hindi ito issue ng patience. No, hindi, no? Issue po ito ng transformation. Ha? So lagi po natin isipin, ha? So guys, ngayon pa lang po, bitawan ko na po kayo ng truth, ha? Guys, kung kunwari lang, wala na kayong makuha sa message na to, wag naman, kasi salita ng Diyos ito. Pero kunwari lang, ha? Umpisa pa lang, yun na po agad ano ninyo sarili niyo. O nga, no? Ano yung mga bagay sa buhay ko na tinitiis ko na dapat binabago ko? Dapat hindi mo tinitiis. At dapat hindi mo pinagtatawanan. Dapat hindi mo dinadaan sa selfie. Dapat dinadaan mo sa reflection. Dapat dinadaan mo sa repentance. Dapat dinadaan mo sa accountability. No? So choose hard. Part 14 na po tayo. Grabe po, no? This is our longest series yet. Hindi ko alam kung mauulit na po ulit to in the future. Never say never. No? Pero kung loobin ng Diyos, this will be a 28th part series. Kung loobin ng Diyos, one message per chapter of the great book of Acts. No? At chapter 14 po tayo. Every 7 parts ay nagsiseries break tayo. Kaya next week, series break po muna tayo. Pero nakaabot na po tayo ng part 14. Pwede po ba natin palapakan ng Panginoon? Kasi biro mo nakaabot tayo ng part 14. No? So, and then, nangangalahati pa lang tayo. 14 more to go. No? So, ang passage natin ngayon, medyo mahaba, verse 1 to 28. Kaya hindi po natin siya babasahin upfront for the sake of time. No? Babasahin ko po natin siya piecemeal. No? Chap-chap po ang gagawin po natin. Acts 14, 21 to 28. And sa mga bisita po natin ngayon, frename ko lang po yung message natin na why is ministry hard? No? Pero yung salitang ministry, pwede rin natin palitan. No? Na why is Christianity hard? Or if you are here as a visitor, baka hindi pa po kayo nakaka-relate sa Christianity, hindi pa baka kayo nakaka-relate sa Horizon. No? Sige, kahit na yung ministry, palitan natin at gawin po nating life. Pwede rin po. No? So basically, we're trying to answer the question, why is life hard? Why is Christianity hard? Bakit nung naging Christian na ako, hindi naman naging madali ang buhay ko? Sana naging mabuti. Amen. Iba yung madali sa mabuti. Pwedeng sabihin, kaya ka naging Kristiyano kasi gusto mong bumuti. Yes, di ba? Pero kung ikaw, again, ang pakay mo, kaya ka naging Kristiyano kasi gusto mong maging madali ang buhay. Sorry, you are in the wrong business. Hindi po yan ang goal ng Christianity. Christianity's goal is not to make life easy for you, but it is to transform you and to change you. While even in the midst of yung reality na life is hard. Being a follower of Christ is hard. So ang gagawin po natin ganito, para meron pong semblance ng parang rhythm, no? Meron pong parang commonality yung message natin. Gagamit po ko yung tinatawag nilang four elements ng mathematics or arithmetic. No? Ano yung apat na elements na yon? Addition, subtraction. Ay, mga teacher, alam nila. Addition, subtraction, consummation, ano-ano pang mga shon-shon, di ba? So, multiplication, division. Ha? Not in that order. Okay? Well, are you ready for the Word of God this morning? Okay, so simulan na po natin. No? Bakit mahirap ang buhay? Bakit mahirap maging Christian? Pag nag-ministry ka, mahirap. Lalo na pag nasa discipleship ka, mas mahirap. Bakit?
Diba? O, tanungin ulit din niyo ako, bakit? O, sige, sagutin ko po in four ways using itong elements of arithmetic. Okay? Number one is because of divided results. Yun, ha? Kaya mahirap ang buhay kasi nga yung resulta hindi po laging 100% success. Divided ang result. No? So ang gagawin po natin mga kapatid ganito. Ha? Dito sa Acts 14, susundan natin si Paul, pakisabi ng malakas Paul, si Paul sa kanyang missionary journey sa modern day Turkey. So yung mababasa po natin mga pangalan, for example, Iconium, Lystra, Antioch, ano mga to? Mga lugar po yan na kasalukuyan, ito ay modern day Turkey. Well, by the way, ano lang, aside lang po ito, medyo nakakalungkot na isa sa dapat bastion, no, dapat na isang base, no, stronghold ng Christianity. Biro mo dati, pag yung Turkey, dyan po lumakad ang footsteps ni Great Apostle Paul. Yan po dati, yung mga pinaka malalago, pinaka mga healthy mga churches nasa Turkey. Ngayon, ang Turkey, 0.000% Christian. Oh, grabe, 99.something% Muslim. Pero to think na dati, ha, ito ang isa sa pinakamalakas na mga churches. Biro mo yung Antioch. Yung Antioch, kung saan unang binangsagang Christian, ang mga mga sumusunod kay Kristo, sa Antioch po. Hindi sa Jerusalem, ha, sa Antioch. Pero ngayon, pagtitignan niyo yung Turkey, 99% Muslim. Anyari? Nakaka-sober isipin, di ba, na ha, okay, pwedeng malakas ka ngayon. Pero tanong, 100 years from now, pag hindi pa bumalik si Kristo, kumusta yung church? Na? Kaya tayo, yung iniisip natin long term, eh, hindi lang yung Lord, kung babalik na kayo, di babalik ka na. Pero kung hindi pa babalik ang Panginoong Jesus, di ba, dapat isipin natin yung susunod na henerasyon. Ngayon, mukhang okay-okay ang horizon sa biyaya ng Diyos, di ba? Pero dapat tayo mga pastor, lalo kami mga pastor, yung lagi iniisip namin, Lord, pag hindi pa kayo babalik, 1,000 years from now, nandiyan pa ba ang horizon? At pag nandiyan pa ang horizon, kumusta naman? Di ba? Baka mamaya kasi ang lakas ngayon, 2020, 24, pero 2044 kaya. Eh kung 3024, 100 years from now, kung di pa bumalik si Kristo, nandiyan pa kaya ang horizon? Amen? Sigurado si Enrile, nandiyan pa. Amen. Pero ang horizon, yun na hindi natin alam. Amen. Okay, sige. So, divided yung result. So, tingnan natin, sundan natin si Apostle Paul sa journey po niya sa Turkey. Ha? So again, this is modern day Turkey. Now, of course, alam naman siguro ninyo may bansang Turkey. So yun po yun, mismo. Ha? So itong mga lugar na ito ay present day Turkey. Ayun ang mga mababasa nating mga lugar. Now at Iconium, o yan, yung Iconium niyan, nasa Turkey po yan ngayon. Ha? Now at Iconium, they entered together into the Jewish synagogue. Si Paul po yan, si Barnabas, and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. Wow, ang ganda, di ba? Pero wait, di ba? But may mga kontrabida, may mga nanggugulo, no? May mga epal, di ba? May mga unbelieving Jews, they stirred up the Gentiles and poisoned their mind against the brothers. Kita mo, ganun po talaga, eh, di ba? Kung merong Jesus, may Judas. Kung merong Diyos, may demonyo. Tingnan ninyo yung dalawang katabi nyo. Tama? Amen? Ay, pag hindi kayo nag-amen, kayo yun. So they remained for a long time. Speaking, again, Paul and Barnabas po ito. Speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of His grace, granting signs and wonders. Actually, yan yung witness. Ha? Dati po kasi talaga, uso talaga sa mga apostol, pag nag-preach, meron talagang signs and wonders. No? Panahon lang naman natin ngayon na nagpipreach as walang signs and wonders. Pero biblically, ang word is always followed by signs and wonders, no? To be done by their hands. Kaya nga dito sa Horizon, kaya meron po tayong tinatawag na ministering corner kasi naniniwala tayo. Pagkatapos ipahayag ang salita ng Diyos, dapat dumadaloy ang kamay ng Diyos. Ha? Kaya naniniwala po kayo guys, ha? Kung meron po sa inyo, nangangailangan ng panalangin. Ha? So lapit lang po kayo, meron tayong prayer corner, meron tayong coaching corner, counseling po yan, meron tayong hugging corner. Tapos sa mga, siyempre di naman lahat ng bagay ay puro seryoso, minsan you're just here, you want to kind of lighten up and everything. Dapat dito sa, to my right, dapat meron tayong picture corner. No? Saan na ba pasaragari yung ano natin, frame natin? Gawa na ba? O sige, so dapat itong corner na to, no, meron po tayong ginawang frame, di ba? Tapos ilagay ninyo yung ulo ninyo dyan, kung magkasya,
Hindi, sa mga gusto lang na to have fun, di ba? Parang pag umaten kayo ng party, di ba? Oh, dito, wala lang tayong mga hot-hot, di ba? Kasi mukha pa lang ninyo, pang Halloween na. No? So, okay. So, sa mga gusto lang magpa-picture, na, kasi for, lalo mga first time, yan, mamaya, dyan po tayo sa corner na yan. Ha? So, anyway, ito po ang mga pangyayari po ng panahon po nila. Pag merong word, merong wonders. That's just the way it is. Kaya dapat nagtataka nga po tayo kung ganun sa early church, anyari. Asan na ngayon yun? Di ba? Ang word naman, nandyan pa, I think in most churches, pero yung wonders, nasan na? No? Wala naman siguro wonders na walang word. Naman, no? Lagi naman, I think it all, almost all churches may word. Okay? Ang hinahanap ng tao, yung wonder. At kung wala yung signs and wonders, people are left wondering. Diba? Asan ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi nga, totoo. Diba? But sa panahon nila, norm po yun. No? Common po yun. But the people of the city were divided. Oh, ayan na. Diyan natin nakita yung divided result. But the people of the city were, ano daw? Divided. Some sided with the Jews and some with the apostles. See? Ganun po kasi lagi talaga eh. Yan po ang reality ng ministry. No? Wala po talagang 100% na, okay, magsishare ka ng gospel sa 10 tao, lahat 10 tatanggap. Hindi po ganun eh. Minsan, merong tatanggap on the onset or on the outside, pero pag kunwari, ayun na naman, okay, church ka naman bukas. O kaya, umattend ka ng small group. Ayan na, dun na, nagkakaalaman, nagtatago na, sinisinson ka na lang. Diba? Kasi ang ugali ng mga Pinoy, tayo kahit paano, ayaw po natin mamahiya. Amen? Hindi, kung ikaw namamahiya ka, hindi ka Pinoy. Diba? Pero usually, ugali ng Pinoy, ayaw natin mamahiya. Kaya lahat ng i-offer sa atin, oo lang tayo ng oo. Pero inside, ang dami nating tanong, o baka ayaw mo nga. Pero magkakaalaman yan doon sa follow-up. Diba? Kasi marami namang mga, ako, ang dami ko. Actually, sa totoo ha, kunwari, may 100 akong sineran, 30 years na po akong pastor. Doon sa 30 years ko po, I think, sa totoo lang ha, konti lang yung nag-know sa akin outright. Outright ha? Pero hindi lahat naman nag-yes sa akin. As a matter of fact, kung talaga maging honest ako, baka majority na nag-yes sa akin, hindi naman talaga nagpatuloy. So may mga ganun. Diba? So, ang Pinoy, wala tayo yung courtesy to be honest. Diba? Kaya tayo, oo nang oo, oo nang oo, tapos hindi sisipot. Oo nang oo, tapos hindi magpapatuloy. Na? Of course, hindi kayo yun, kasi kayo, nandito po kayo. Amen? Amen? Ay, parang di yata kayo masaya. Okay. So, bakit mahirap ang ministry? Na, bakit mahirap ang buhay? Kasi, yun nga eh, sa context ng church, mamaya, ilabas natin ito, i-apply natin sa context ng buhay na, sa context ng church, ganito, failure is almost guaranteed but success is not. Ang inyong tatay Mans, nung binigyan ng pribilehyo ng Lord, na minsan nag-mentor po tayo ng ibang mga pastor. Sinasabi ko sa mga ibang mga pastor ng ibang mga churches, ganito. Sabi ko, mga pastors, gusto niyo ng reality? Ito ang reality. Mawawalan ka ng miyembro. Yes? Walang church, CCF pa yan, Victory pa yan, kahit anong church, walang church na hindi nawalan ng miyembro. Pero walang walang kasiguraduhan. Uy, palapakan nyo naman ako, effort yun. 2 weeks ako sa Thailand. Di ba? Walang guarantee, talaga masubilis mag-English sa akin. Walang guarantee na madadagdagan. So sabi ko sa mga pastors, ito yung reality. In the next year, you will lose members. For whatever reason, mga iba magmamigrate, mga iba lilipat ng bahay, mga iba magbabackslide, mga iba mamamatay. Amen? Yun ang reality. Pero walang guarantee, madadagdagan ka. See? Kaya kung wala kang plano mag-grow, sigurado, every year, nababawasan ka. At pag nababawasan ka na nababawasan, sooner or later, wala ka ng church. Kaya ang church, we cannot afford not to grow. Bakit? Because losing members is a reality. Adding disciples is not. Gusto niyo maging totally honest? Ay. Ay, Merry Christmas, ha? Amen. Pero gusto niyo totally honest? O, sige, maging honest ang tatay Manso sa inyo, ha? Kasi matanda na ako, wala na rin ako time makipagbulahan po sa inyo, eh. Ang totoo ganito. O, tignan niyo yung mga katabi niyo. Tignan niyo yung 5 people closest to you. O, sigur, 10. Okay, ito yung totoo. Tignan niyo sila ngayon. Meron dyan, sure, next year, wala na dito. Oh, totoo? Hindi, sige, picturean ninyo. Hindi nga.
Picturean ninyo ngayon. Yung sampung katabi nyo, kahilera nyo, sa likod nyo, sa harap nyo. Sige, picturean nyo. Lima, sampu. Sure. At least, isa dyan. Wala na next year. Sure yan. Hindi, oh, gusto nyo yung totoo? Kamakaw, gusto nyo yung totoo? Yung totoo? You want the truth? Can you handle the truth? Oh, ito yung totoo. Baka nga iba sa inyo, next week pa lang, wala na. Yun ang totoo, tama? Yan ang reality ng ministry. For every 10 people you count, baka nga in some cases, 5 eh. Pero sige na, gawin na lang natin mas malaki para mas ano naman, di ba? Palatable, ika nga. 10 tao na kasama mo ngayon, sure yan, isa dyan, at least isa dyan, wala na next year. Yan ang reality. Guys, alam mo nyo ba, 30 years ng Horizon, kung lahat ng members ng Horizon walang umalis, siguro walang eksadya, nasa 3,000 na siguro tayo ngayon. Walang biro. Kasi kada taon, tinitignan ko yung membership class, ilan nag-sign? Kunwari, last DYH, sabi mo yung 60. Medyo maliit yung 60. Pero nag-aapat na DYH tayo, sige, tatlo na lang, tatlo. No? 60. Maliit yung 60. Pero sige, sabi mo lang, 60. Nagdadagdag ka ng 150 a year? In 10 years, edi 1,500. In 20 years, 3,000. 30 years, edi 4,500. Tama ba? Hindi, tama ba, Matt ko? Parang iba, nagbibilang pa eh. Mga iba naman, talagang diskumpiyado. Labas pa ng calculator. Tama ba si Pimans? Yan, yung mga ganyang diskumpiyado. Yan, wala na yan next week. Yan ang masakit na katotohanan sa ministry. Sure yan, you will lose people. Sure, for whatever reason. Now, of course, may iba tapat, pero yun na nga, mga iba. Siyempre, reality, may mamamatay, may mga lilipat, may mga, yun nga, magmamigrate, mga iba, babalik na ng probinsya, lilipat ng malayong lugar, so on and so forth. Hindi naman lahat backslide. In fairness, ha, in fairness. Pero meron at meron dyan. Meron din meron dyan mawawala, magtatampuhan kayo, aalis. Diba? Buti pa nga sana kung umalis at lumipat na lang ng ibang Christian church, okay pa yon. At least nagpapatuloy sa Panginoon. Pero may mga iba, pag umalis, talagang total alis. At mga iba, babalik pa sa lumang dati nilang buhay. At pag bumalik sila sa dati nilang buhay, ano sabi ng Bible? Pag bumalik sila sa dati nilang buhay, mas malala sila kesa nung original na hindi sila Christian. Then, naniwala ba kayo? Ito, guys, ha? Ito, katotohanan to. Ha? Masakit na katotohanan. Usually, mas malala ang buhay ng backslider kaysa sa non-believer. Masakit na katotohanan. Mas malala ang buhay ng backslider kaysa sa unbeliever. Kaya yun ang sobering truth. Kaya guys, tayo pag di nag-disciple, tapos na-win mo, tapos hindi mo din-disciple, pag yan nag-backslide, mas malala yan dun sa unbeliever. At dahil mas malala sa unbeliever yan, kita mo, mas powerful witness siya para sa demonyo kaysa sa tayo, powerful witness para sa Diyos. Kasi ang Christian, gumawa ng mabuti, ano sabi ng mga tao? Normal yan, Christian ka eh. Pero ang Christian, biglang bumalik sa manginginom, nagbe-vape, di ba? Ano-ano. Ay, baka iba sa inyo, ay, bawal po ba yun? Okay, so bumalik sa dating buhay, ano sabi nila? Di ba born again yan? Di ba dating worship leader yan? O yan, pinunturiya na naman ng worship team. Di ba dating pastor yan? Di ba dating, see? At hindi nila maintindihan, ano sabi nila? Kita mo, mga Christian, hypocrite. Pero hindi nila alam na backslide na actually yan. Hindi na actually nag-church. Nag-gets yung masakit na katotohanan? Sige, sa mga VIPs po natin, baka di kayo nakaka-relate. Pero ito po ilabas lang po ninyo yung prinsipyo na yan. Alisin ninyo yung ministry. Alisin ninyo yung church. Ganun din po ang buhay. In life, failure is a guarantee. Yes? Nagbi-business ka. Kasi salesman ka. Lahat ng mga benta mo, naklo-close mo yung sale? Hindi, di ba? You are almost always guaranteed to fail. Pero walang guarantee you will close a deal. That's why life is hard. And sabihin na po natin, at best, 50-50. Diba? Sometimes you win, sometimes you learn. Pero ang reality din, sometimes you do lose. You don't always get a yes. You don't always close the deal. You don't always get promoted. Sometimes you even get fired. Yun ang reality ng buhay. Right? Kaya nga mahirap ang buhay. Kaya po, naparito si Jesus, hindi lang para iligtas ka, para pumunta ka ng langit, kundi habang nandito ka sa lupa, sabi ni Jesus, anak, I am good and I am strong. Because I am good and I am strong, I will strengthen you.
papalakasin ka ng Diyos. Parang happy months, yun lang good news ng gospel. Guys, ha, kung hindi po sapat sa inyo yun, sorry, wala na po akong ma-offer sa inyo. Kasi yun po ang gospel eh. Pag hindi sapat sa inyo na, ay, ang gusto ko kasi problem-free life eh. Gusto ko challenge-free life. Gusto ko yung buhay na walang problema. Ay, sorry, wala pong ganun. Wala pong ganun. Hindi po yun ang tinuturo. Ay, wala akong dalang Bible. Hindi yan ang tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi yan ang tinuturo ng totoong gospel. Ang totoong gospel, sasabihin sa inyo yung totoo. Kaya nga si Jesus, mahilig siya sa phrase na, verily, verily, I say to you. Yung verily, verily can be translated as, truthfully, truthfully, I say to you. Totoo, totoo. Even yung amen nga eh. Amen is true, true. Amen, amen. Verily, verily. Ito yung totoo. Mahirap ang buhay. Amen? At hindi ko alam kung kayo, mayroon sa inyo, wala pa kayong relasyon sa Panginoong Jesus, hindi ko alam paano kayo na-cope. Baka dinadaan ninyo sa inom, sa whatever, no? Dinadaan ninyo sa selfie, diba? Tapos tawag ninyo dun perseverance, pero hindi yun ang biblical definition ng perseverance. Ang tawag sa marami sa ginagawa natin, denial. Dinedeny mo yung problema na inisip mo, pag dinedeny ko, hindi totoo. Only to wake up the next day and to find out it is worse. Because the problem did not go away and you became worse. Amen? So, yun po ang totoo. Pero kung nakikristo ka, may tutulong sa'yo. May magpapalakas sa'yo. Yun, yun. Kaya ang tawag sa'yo sa Biblia, overcomer. Matatawagin ka bang overcomer kung walang problema? Tawagin ka bang overcomer kung walang challenges? Oh, amen, ha? So, I hope yan ang ano po natin, ha? So, ano po ang solusyon? The only solution, no, is this. We need to redefine success. Alam mo, kung i-define mo kasi success ayon sa definition ng mundo, na ano, na-close ba yung deal? Na-promote ba? Nadagdagan ba yung sweldo? Di ba? After 20 years, ano, may sarili ka namang bahay? Di ba? After 20 years, ano, may asawa? Kung laging ganyan, ang definition po ng success sa mundo ay hindi po tayo uusad. Ha? Kaya kailangan i-redefine po natin ang success. Na ano po yung success? Di ba? Ang success ay pagiging kaya-aya kay God. Ako, I define it this way, no? Success is doing what God wants you to do while becoming who God wants you to be. Pag ginagawa mo, ipinapagawa sa'yo ng Diyos, at yung pagkatao mo ay naayon dun sa gusto ng Diyos na maging, na ikaw ay maging, yan ang tunay na tagumpay. Pagdating sa ministry, balik lang po natin sa ministry, ito, encouragement ko ha, sa mga nagsishare ng gospel, encouragement ko sa mga nagdi-disciple, hindi lahat tatanggap. Amen? Hindi lahat magpapatuloy. Ito yung masakit, hindi rin lahat lalago. Kita nyo? May mga sisyerang ka, oo, pero hindi magpapatuloy. May mga magpapatuloy, pero hindi lalago. Nagpatuloy lang. Hindi natin nilalang ipagpapatuloy. Okay naman din yun, may konting virtue din po yun. Pero nagpapatuloy, pero walang lalim, walang growth. Hindi na minsan totoo. Kaya minsan, ma-frustrate ka. Kaya tayo mga Christian, minsan ito lang talaga dapat definition natin no, pag sishare tayo ng gospel. Sometimes it's not the seed that you sow. Sometimes it's the seed that you sow, it's not the seed that grow. Basta nagtanim ka, ginawa mo yung part mo, nagtanim ka, yung paglago ng tanim na yon nasa kamay na ng Diyos. At wala na po tayo doon. Basta ang point, nagtanim ka. Amen? Kaya pakisabi ulit sa katabi po ninyo, tanim lang ng tanim, bebe. Amen? Yung paglago, yung paano yung resulta, paano maging puno ba yan? May bunga ba yan? Minsan hindi na natin talaga control eh. Ha? Kasi kung pati yun, kung kontrolin po natin, alam mo, hindi ka maging successful. Diba? Pero minsan talaga isip mo, Lord, ginawa ko na yung part ko. And then, hayaan nyo na po ang Diyos ang gumawa ng part po niya. Ha? Kaya napakalaga kung Christian ka, no? You live for the audience of one. Amen po ba tayo dyan? Kasi kung earthly na result na, okay, Pastor, successful ka ba? Lumago ba yung church mo? Of course, gusto ko lumago ang church natin, syempre. Pero kung yun ang maging definition ko ng ano, success, yung numero, na ang horizon, lumago ba? Hindi eh. Actually, 600 tayo ngayon, pero galing tayo sa 800 eh. So failure akong pastor. Minsan hindi eh. Diba? Kasi maraming factors, maraming mga sitwasyon. No? Oh, pero basta, ang ano mo, Lord, tapat ako sa'yo, at kung tapat ka kay God, yun, you can rest in peace. Parang mali ba? You can rest in Christ. Huwag naman rest in peace. Oh, amen ba tayo dyan? Ha? Pwede kang mamuhay na rested. Right? Diba? Hindi mo pinoproblema yung sinabi ni God na, anak, do not think of things of too wonderful for you. Mamaya, beyond your pay grade. Alam mo yon? Hindi mo na ano yon. Ha?
So basta tayo, gawin natin yung pinapagawa ng Diyos, siguraduhin natin yung character natin, pagkatao natin, nagiging katulad tayo ni Kristo, kahit paano, yun ang success sa mata ng Diyos. So, amen! Amen! Guys, kung hindi ang Diyos ang piniplease ninyo, automatic failure na po yun. Yun ang ano, ha? So, pero bakit mahirap ang buhay? Kasi divided result. Okay, tuloy natin yung pag-aaral natin ng ano, ng mathematics, no? Pangalawa, ito pa, subtracted reward. Panalo na, naudlot pa. Ito yung misa sinasabi natin, so near, yet so far. Yung matitikman mo na, ayan na. Tapos biglang last minute, naku, may nangyari pa. Lumihis pa. Ano pong tinutukoy ko? Guys, tignan nyo to, ha? So, dun sa Iconium, divided ang result. Ano daw? May naniwala, may hindi. May nanggulo kasi. Eh, ganun naman talaga. Apostle Paul na yan, Barnabas na yan. Mga magagaling na mga lingkod ng Diyos. Right? Hindi 100% talaga result. Hindi talaga laging revival. Hindi, minsan, hindi revival, riot. Di ba? So, sabi mo, uy, nag-riot, nanggulo yung mga tao. Paul, palpak ka. Hindi. Eh, yun ang naging bunga ng salita ng Diyos. Di ba, sabi nga nila, minsan, ikaw wala kang ginagawa, may mga tao na inis sa'yo. Bakit? Kasi yung Holy Spirit mo na-irritate yung demonic spirit nila. Na hindi yun ang katabi nyo. Amen? Di ba, minsan wala ka naman ginagawa, sinera mo na gospel, galit na galit sa'yo. Sinera mo na gospel, galit pa sa'yo. Bakit? Kasi ayaw nila yung Holy Spirit na sa'yo kasi na-o-offend yung demonic spirit sa kanila. Tama? Oh. So, tapos ito, ano nangyari? Bakit subtract ng reward? Sabi nila po, ni Paul, okay. Sabi siguro ni Paul kay Barney. Kaya si Barney. Amen. Ha? Sabi ni Paul kay Barney, I love you, you love me. Okay, so hindi. Sabi na, Barney, tapos na ang mission natin dito sa Iconium. Lipat na tayo sa Lystra. Di Lystra, nasa within Turkey pa rin yan, ha? South Turkey. Lipat sila na ibang lugar, Lystra. Di guys, ito maganda. Sa simula, tignan nyo ito ha. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. Lumpo. Okay? He was crippled from birth and had never walked. Guys, ha, never walk. Never nakalakad. Oh, ano nangyari? He listened to Paul speaking. Amen? Na? Ano mo siya? Sana dumating din yung time, no? Pastor Ben, sa susunod natin building, magpagawa tayo ng ano para sa mga PWDs, no? Maganda yung church natin. Kasi nakumpleto na kahit natin. Meron na tayong 4 generations, no? May mga lolo po tayo dito, lolo-lola, no? Huwag na kayo magtaas ng kamay, baka mapagod kayo. may mga elderly tayo, mga wise, no? Ayaw ko silang tawaging senior, I want to call them the wise. Oh, mga wise, yung malakas na amen. Okay, mamayang alas 12 darating yan. Okay, so, di ba? Meron tayong mga lolo-lola, no? Tapos meron tayong mga magulang, meron tayong mga youth, at meron tayong mga chikiting. 4 generations na po tayo. May nagsabi po sa akin, Pimans, if you have 4 generations, intergenerations in your church, you are a healthy church. So ako naisip ko, wow, praise the Lord, may mga lolo-lola tayo, may mga magulang tayo, may mga kabataan tayo, at may mga chikiting tayo. 4 generations, healthy church. So naisip ko, Lord, ano na lang kulang? Wala tayong masyadong mga PWD. Gusto sana natin church natin, maging sobrang welcoming church tayo, pati yung mga PWD, welcome po dito. No? Sana meron sa atin marunong mag-sign language, ha? Para yung mga bingi, no? They can still listen ba tawag, no? Listen pa rin bang word doon? Ha? Basta they can hear the word of, you get what I'm saying, right? So mga ganun, ha? Mga naka-wheelchair, okay lang po yan. No? Tapos pagkatapos, mag-pray natin, kung lulubin ng Lord, sila ay gumaling. Pero kung hindi, welcome sila lagi dito. Pero tingnan nyo itong taong to, lumpo, from birth, hindi nakalakad, pero nakinig sa salita ng Diyos. Pero si Paul, tinignan siya. Sabi ni Paul, hindi ko alam paano nangyayari po to, guys, ha? Hindi ko alam paano nadidiscern minsan ng mga apostle na itong taong to may pananampalataya para ma-heal. Hindi ko alam how that happens. Kasi minsan, wala sa pananampalataya ng tao, kundi talagang nasa kalooban ng Diyos. Mm-mm. Kasi may mga taong pinagaling ng Diyos, wala naman sa pananampalataya nila eh. Pero dito, again, I don't know how this happens, ha? Paul, looking at intently at him and seeing that he had faith to be made well. Again, how's the dynamics of this? I do not know. So basta na-discern ni Paul, may pananampalataya itong mamang to para gumaling nga. So he said in a loud voice, grabe, bakit loud voice?
Kasi sabi ni Paul, ito ha, Lord, ha, tataya ako yung pangalan ko rito. Ha. Pag ako, sinigaw ko ito, tapos wala nangyari, pahiya ako rito. Lord, ikaw na bahala. Ha. Sino sa inyo willing mapahiya para sa Panginoon? Di ba? Kaya si Paul, sumigaw pa. Stand upright on your feet. And he sprang up. Guys, isang taong never lumakad sa buong tanang buhay niya, nag-spring up and began walking. Mas matindi, kung alam niyo yung Book of Acts, mas matindi ito sa miracle ni Peter at ni John. Kasi Peter at si John, meron ding lumpo, beggar, na nagbebeg sa temple, dumaan si Peter at si John, ganun din, nagkatinginan, na, tapos nagkaintindihan, tapos sabi niya, sabi nung beggar, pahingi pera. Sabi ni Peter, wala akong pera. Silver and gold I do not have, but what I have, I give to you. In the name of Jesus, rise and walk. Pero dun sa miracle na yon, hinawakan ni Peter yung kamay nung lumpo at hinila siya pataas. Hinila siya para tumayo. Kasi syempre, wobbly yung ano ng tao eh. Di ba? Tapos yung hinila siya tumayo, tapos inakay pa muna, siguro a few steps, tapos mamaya, lumalakad na yung tao on his own. Pero guys, ito, walang tulong ni Paul. Sinabi lang ni Paul, tumayo ka! Tumayo nga ang mama! Walang tulong-tulong, walang ano ha? Wala. Walang akay-akay ha? Mas matinding miracle. Ano, panalo? Amen. Pero teka lang, panalo na nga eh. Demonyo talaga oh. Yung demonyo, sabi ni demonyo, hindi pwedeng ganun. May ginawang strategy ang demonyo. Tanungin niyo ako, ano? E ba't ako tinatanong niyo? Dapat katabi niyo. Okay, next, verse 11. When the crowd saw what Paul had done, they lifted their voices. Anong ginawa ng demonyo? Binulungan ng demonyo yung mga miron o yung mga minions. Amen? Yung mga miron, sabi, mga Diyos yan, mga Diyos yan, mga Diyos yan. Hindi basta-bastang tao yan. Tingnan mo, sabi ng mga tao, yung mga nakasaksi, ano daw? The gods have come down to us. Ano daw? Si Paul at si Barnabas ay mga Diyos. Kita mo paano ang kilos ng kaaway para yung, di ba sabi nila, snatching defeat, tama ba? Snatching victory from the jaws of defeat. Tama ba ang term ko? Ha? Tama ako, Coach Noel. Ha? Snatching victory from the jaws of defeat. Ito, baliktad. Snatching defeat from the jaws of victory. Panalo na eh. Pero kita niyo yung demonyo, ha? Of course, ayaw natin saludahan ng demonyo. Demonyo yun, eh. Pero kita mo, yung demonyo hindi nag-give up. Di ba? Kahit nakita ang demonyo, patay, gumaling. Ah, okay. Binulungan siguro sa mga, sabi ko ni Satan sa mga demonyo. Bulungan niyo. Kamas, bulungan niyo. Bulungan niyo. O, ano yung bulong niyo? Eh, mga niya. Mga niyan. Di tao yan. Alien. The gods! Kita mo, ang si Barnabas, tinawag nilang Zeus. Si Paul, Hermes. Mamahalin pala tong si Paul. Hermes eh. Amen. Bagkano bang bag na Hermes, ha? Because he was the chief speaker. Kita niyo? Grabe, di ba? And ito pa, to confirm, kuno, the priest of Zeus, whose temple was at the entrance to the city, brought oxen, aba mag-offering. And garland, yung mga, di ba, yung mga sinasabi, parang mga flowers, na, to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowd. Grabe, no? Pero si Paul at si Barnabas sabi na, hindi ito ang success. Hindi ito ang success. Ang success, hindi yung bumilib sa iyo yung tao. Ang success ay yung mga tao tumalikod sa kanilang kasalanan at lumapit sa Panginoong Jesus. So ano ginawa nila? They tore their garments. Nag-incredible hook. And they rush out into the crowd. Sila pa nakiusap. Crying, men, why are you doing these things? Di ba? Sumama loob nila. O guys ha, kaya lagi siya sabi ko, pag ikaw insecure, huwag ka muna mag-minister. Kasi kung insecure ka, tapos you live for the applause of men. Alam mo, pag ikaw ginanon, alam mo, sister, di ba? Hulog ka ng langit. Para kang demonyo, nahulog sa langit. Na? Pero ikaw, tatanggapin mo yun. Kasi yun ang,
kaya ka nag-ministry, bakit? For the applause of men. May mga iba nag-ministry for affirmation. Kaya nga sinasabi natin, guys, hindi mo kailangan maging perfect, wala nang maksing perfect, pero kahit na paano, kahit na konti, may buo ka. Kasi kung hindi ka buo, tapos nag-ministry ka, guys, ang ministry, minsan may success, at kung may success, grabe yung ano ng tao. Grabe din minsan yung palakpak ng tao. Kasi ang tao marunong naman magtanaw ng utang na loob eh. Di ba? Pinag-pray mo, gumaling. Alam mo, sasabihin ng tao niyo, alam mo, di ba, mo yun, ikaw na ang Diyos sa buhay nila. Nakuha? Kung insecure ka, masaya ka. Pero si Paul at si Barnabas, buo kasi sila eh. And you get what I'm saying? Naglilingkod sila kay Lord para kay Lord, hindi para sa sarili nila. Kayo nakita nila na, hala, napagkamalan tayong Diyos. Nalungkot sila, they tore their robes. Sobrang lungkot, no? Sign of grief yun eh, yung nag-tear ka ng clothes. We are men just like you. No, of like nature with you. And we bring you good news. And ang good news ay, hindi ako ang Messiah. Si Jesus yung Messiah. No? That you should turn from these vain things to a living God. Kasi ang point ni Paul ganito, guys. Kung magta-turn kayo sa idols, tapos kami ang bago ninyong idol, parang di yata kayo bumuti. Amen? O, mga VIPs, ha? Alam mo, kung punta kayo sa church at naging pagpapala ang Horizon sa inyo, salamat. Pero huwag niyong sambahin ang Horizon. Huwag niyong sambahin ang pastor. Huwag niyong sambahin yung mga taong, yes, siguro malaki ang utang na loob niyo sa kanila, yes. Pero ang success sa amin ay hindi yung kami ang napapangaralan, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran po namin. Amen? Alam mo, kung mas mahal niyo ang Horizon kaysa sa Diyos ng Horizon, talo po tayo. Kung mas mahal niyo ang lingkod ng Diyos kaysa sa Diyos, talo po tayo. O, amen? Dapat klaro po sa atin yan, ha? Kung Sunday, lahat tayo nag-ano, good job, ganda ng kanta, ganda ng sayaw, ganda ng preaching. Pero ang tanong, Lord, na-honor ba kayo? Lord, na-please ba kayo? Lord, may mga nag-repent ba para sa inyo? Dumapit sa inyo? At kung sagot ng Lord, anak, wala. Nagdagdagan kayo ng fans, pero hindi nadagdagan ng worshiper si God. Talo ang church. Tayo ang pinakamalalang church. We are the worst church in the world. Aanhin natin, dumadami nga yung mga tagasunod ng church. Hindi naman nadadagdagan ang tagasunod ng Panginoong Jesus. Amen? Kaya dapat guys, klaro sa atin, ha? Ha? Okay naman na misa na ina-affirm tayo ng tao. Praise the Lord! Salamat sa Lord! Mabuti ang Diyos! Di ba? Biro mo, lingkod ka lang pero pinapasalamatan ka ng tao. Lingkod ka lang pero ino-honor ka ng tao. Salamat sa Diyos. Pero ang tunay na lingkod ng Diyos, hindi niya kaligayahan na mas sikat siya kaysa sa Diyos. Mas mahal siya ng tao kaysa sa Diyos. Yan ang puso ni Paul tsaka ni Barnabas. See? Sabi ni Paul tsaka ni Barnabas, guys, naglilingkod kayo kay Zeus na hindi naman tunay na Diyos. Hermes na napakamahal. Di ba? Pero hindi naman Diyos. Tapos kami ang gagawin yung bagong Diyos. Wag na lang! Di ba? At dapat pinaglilingkuran niyo yung the living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Amen? Oh, amen? Ayoko lang sana mag-comment eh, pero napakomment ulit ako. Kaya nga nakakalungkot yung church sa Davao eh, nang pinaglilingkuran. Tao. Self-appointed son of God. Hindi ba siya kinikilabutan sa pinagsasabi niya? Kung son of God siya, ba't ayaw niya magpakita? Amen? Sabi ko, alam mo tayo sa Horizon, pag nangailangan ng pera, hindi natin kailangan mag-fundraising. Diba? Maglalagay tayo ng ano, Finding Kibuloy. yun na lang po, ha? Amen. Okay, move on. Guys, in past generation, He allowed all the nation to walk in their own ways. Yet, He did not leave Himself without witness. Na? For He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Na? Even with these words, ito yung nakakalungkot, guys. Even with these words, they scarcely restrained the people. Ibig sabihin, wala rin. Hindi rin napigilan yung mga tao na magsamba sa kanila. Success ba yun? Grabe, no? May isang taong lumpo. In the name of Jesus, sabi ni Paul, tumayo ka, tumayo. Pero nagamit ng demonyo yung genuine, guys, genuine ha, genuine na miracle. Pero nangyari,
instead of turning to the living God, they turned to living people. Nagpalit lang ng idol. From bato-bato na idol sa bato na, sa idol na flesh and blood. Pero the same idol. Kasi kung hindi ang hindi Diyos yan, hindi si God yan, idol yan. Amen? Kama-kama, amen? Kaya tayo ingat lang, ha? May naging Christian ka, nagpalit ka lang ng idol. Hindi naman talaga si Jesus. Baka naging idol mo, ministry. Pwede, di ba? Oh, kaya ingat lang din po sa ganon. Wala rin. And guys, again, di ba sa buhay may ganon? Minsan panalo na eh. Right? Kunwari, nag-aral ka, ang taas ng grade mo. Tapos na pagbintangan ka, kunwari, first time mo nag-100. Dahil first time mo mag-100, pinagbintangan ka, nag-cheating. Ang sakit, best, di ba? Pinaghirapan mo yung kodi ko, tapos pa... Hindi, di ba? Hindi, ang sakit. Right? Yung minsan, panalo na nga. Oh, kaya minsan, oh, naka-close ka ng deal. Senior mo sa mga friends mo. Tapos ano nangyari? Imbis na naging masaya sila sa'yo, nainggit sila sa'yo. Tapos ikaw ang tanong mo, Lord, bakit ganyan? Minsan lang ako magtagumpay, hindi pa nila makuha maging masaya para sa akin. Diba? Kaya sasabi nga po natin, diba? Ang reality ng buhay ay ano, do not share your success with everyone because not everyone is happy with your success. Yan ang masakit na katotohanan. Kaya nga pipiliin mo yung circle mo eh. Kasi yung circle mo, ito yung mga tao na alam mo, mahal ka, diba? In good times and in bad times. See? Yan ang, kaya mahirap ang buhay eh. Yung laging talo, talo, talo. Tapos minsan lang nanalo, tapos yung mga tao na ina-expect mo magiging masaya sa'yo, sila pang hindi. Guys, nangyayari din yan sa mga Christian. Tama? May mga young people tayo, di ba? Na ano sa bisyo, na ano sa mga walang kwentang mga bagay, nakakilala kay Lord. Tapos nakakilala kay Lord, di ba? Mama, papa, born again na ako. Pak! Sinampal. Ha? Imbis na, mama, papa, nagbago na ako, binago ko ng Lord. Gusto ko na kayo mag-church, gusto ko na kayo maglingkod. Maghugas na ako ng plato. So sabi ng anak ng magulang, ba't ka maghugas ng plato? Bumalik ka sa paninigarilyo. Parang weird, di ba? Kung kailan ka nagbabago, nagigising ka na maaga para magbasa ng Bible. Ano yan, Bible? Nasiraan ka ba na ulo? Pak! Samantalang dati, ay, alas 10 na, bumangon ka na. Ngayon, born again ka na. Alas 5 pa lang, gising ka na. Para umihi. Hindi, para magbasa ng Bible. Pero tayo, imbis na, di ba, na nadatnan ka ng magulang mo, nagbabasa ng Bible, ano sabihin? Nasiraan ka ng ulo. Nung nanigarilyo ka, nagda-drugs ka, hindi ka sira ulo. Normal yun. Ngayon na, nagde-devotion ka, nagbabasa ng Bible, nasira ng ulo. Di ba, ang sakit? Yung inisip mo, diba, yung mga tao na dapat sila unang naging masaya kasi binago na ako ng Diyos. Pero hindi. That's why life is hard. The people you expect who will be rejoicing with your success, they're the people who are criticizing you. It's as if they want you to fail more than you succeed. Tama? O tayo mga naglilingkod kay Lord, di ba minsan ganun din? Minsan okay na eh. Nag-harvest event tayo, nakapasok na ng school, may partnership tayo. Right? Tapos mamaya, okay na, nasishare na ng gospel. Tapos baka mamaya, biglang nagkagulo sa loob, nagkaingitan, nagka-trouble. Alam mo, yung minsan parang, Lord, ano ba naman? Di ba? Panalo na eh, tagumpay na eh. Pero ang demonyo, nagawan pa ng paraan, no? Yung panalo na, nagawa pa rin niyang talo. Ito siguro napakalaking frustration kay Paul at kay Barnabas. Kasi siyempre, let's be ano rin po, no? Let's be honest. Yung nagpalakad, yung napalakad mo yung lumpo, di ba? Hindi naman siguro basta-basta lang yun. Kakaibang milagro po yun, tama? Amen? Pero nagamit po ng kaaway para sila ang sambahin. At sabi ni Paul at ni Barnabas, hindi ito ang tunay na tagumpay. Kaya minsan may ganun na reality. Di ba? Minsan yung masakit na katotohanan, disciple ka ng disciple, disciple ka ng disciple. Tapos mamaya, aaminin sa'yo ng disciple mo na, ma, pa, di ba minsan tawag sa atin, nanay, tatay, nay, ang totoo niyan, mas napalapit ako sa'yo kaysa sa Diyos. Sakit, di ba? Yung hindi mo rin kaligayahan na, nye, di ba? Nagkaroon ako ng mga followers, pero si Jesus hindi nagkaroon ng mga disciples. Disciples sila ng tao, hindi sila disciple ni Jesus. Amen, ha? Kaya guys, dito, ha, tinuturo natin ng honoring kasi nasa Bible. Pero yung worship, para lang sa Diyos.
Amen. Come on, come on. Amen. Huwag ninyong sasambahin ang tao. Huwag ninyong sasambahin ang mga leaders niyo. Ha? Honor ninyo. Tama lang. Pero huwag ninyong silang sasambahin. Huwag ninyong mamahalin ang leader niyo na higit sa pagmamahal niyo sa Diyos. Amen. Ha? Kaya alam mo, pag kami naging kulto na, baka may sunod pa rin kayo ng sunod sa amin. Diba? Gusto ko, pag kami nagkamali na mga tinuturo namin sa inyo, kaya din ninyo umalis. Kasi mo, laki ng utang na loob ko sa Horizon. Oo, laki ng utang na loob mo sa Horizon. Pero kung ang Horizon nagbago na, di na nagdi-disciple, wala na dito ang Espiritu ng Diyos, di na namin kayo tinuturoan ng salita ng Diyos, alam mo, umalis na po kayo. Huwag na kayo yung, ano, yung loyalty. No. Loyalty to man ends na when devotion to God is compromised. Oh, amen ba tayo dyan? Pag ang, di ba sabi ko nga, nakipag-covenant tayo kay God. Sabi ko, Lord, pag hindi na kami sumusunod sa iyo, alisin na po ninyo ang inyong banal na spirito sa church na ito. Guys, pag wala nang banal na spirito dito, kayo nang unang umalis. Ha? Kahit pag guilty pa namin kayo, tapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Hindi, lagi niyong tandaan, kung ano man na nagawa namin sa inyo, instrumento lang kami. Amen? Ha? So, hindi po dapat basehan din yung loyalty. O dumami ang hapon, pag-usapan natin yung loyalty, ibang context. Na? Pero hindi basehan yung loyalty, mag-i-stay ka, kahit na hindi na napapabuti sa'yo, hindi ka na lumalago, hindi ka na napapalapit sa Diyos. Okay na. O, amen? Ay, parang wala. Na. Ayan na gusto ko sa Horizon, napaka-loyal. Blind loyalty. Hindi, dapat hindi po ganun, ha? Ha? Dapat hindi po ganun. Alam mo yung mga leaders ninyo? Hindi, totoo. Pag mga leaders ninyo, hindi kami perfect. Pero kung nakita nyo kami, mga pastors ninyo, hindi na kami lumalakad na ayon sa ano ng Diyos, wala na yung anointing ng Diyos sa amin, sige na, umalis na po kayo. Ito yung time na mahalin naman ninyo yung kaluluwa ninyo. Amen? Kasi at the end of the day, you will be held accountable by God. Oh, amen! Ay, parang di yata kayo masaya. Lord, mga taong to, parang bilis lokohin. Parang napaka-loyal. Pag iba, again, pag iba na ang tinuturo namin sa inyo, it's time to go. Okay? At huwag niyong panghawakan yung loyalty na yan. Hindi. Maging loyal lang kayo kung nandito pa ang banal na spirito. Ha? Pero kung wala na, nakita, parang wala na yung banal na spirito sa Horizon. Ha? Di ba? Wala na yung kamay ng Diyos. Wala na ang pabor ng Diyos. It's time to go. Di ba? Kasi sayang ang buhay po ninyo. Ang buhay ninyo, huwag niyo iaalay sa tao. Huwag niyo iaalay sa church. Iaalay lang ninyo sa Panginoon. Kasi ako wala akong takot. If you're following God, God will tell you what to do. Amen? Di ba? Kasi if you're following God, sabi ng kunwari, meron kayong fleshly desire, umalis. Kung lumalakad kayo, ayon sa kalooban ng Diyos, ang Diyos naman magsasabi sa inyo, anak, hindi kita pinapaalis. Stay ka. Di ba? Lord, may church na katabi lang namin, walking distance lang. Isang hakbang ko lang. Di ba? 10 o'clock yung service, kaya 9:59 ako gumising. At wala nang toothbrush. Di ba? Eh yung Horizon, 2 oras, 3 sakay. Pero kung lumalakad kayo kay Lord, ang Lord naman magsasabi, hindi anak, hindi, it's not a matter of distance. Di ba? Diyan kita nilagay, gusto ko, diyan kita itatanim, gusto ko, diyan kita gagamitin. Wala akong takot. Amen? God builds His church. Di ba? Sabi ni Jesus, I will build my church. Si Jesus yun, let God build His church according to how He wants it to be built. Amen? Ha? So yung po ang ano ha, so guys, may mga bagay na parang tama pero mali. Just as may mga bagay parang mali pero tama, ganun din eh. Minsan may mga bagay parang success kasi pwede mo tignan, wow, yung lumpo nakalakad. Tapos si Paul at si Barnabas, binigyan ng bagong nickname. Ano nickname? Zeus. Ha? Di ba pangalan ng Diyos yun? Oo, oh, kita mo ganun ang paghanga nila. Wow, galing. No, hindi na galing yun. Idolatry na yun, demonic na yun. Amen? So guys, ha, ingat ha. Kanina sabi ko, i-redefine niyo yung success. Ngayon, i-redefine din natin, ha? Ngayon nga na, teka, yung sinasabi ko bang success, baka naman totoo, failure. Just as, balik tayo natin. Guys, may mga bagay, parang failure sa mata ng tao, pero success sa mata ng Diyos. Yung nawalan ka ng kaibigan kasi naninindigan ka,
Sa mata ng tao, failure. Kita, kita mo nung naging born again ka, nabawasan ka ng friend. Dati 5,000 friends mo sa Facebook, ngayon 5 na lang. Ha, nanay mo, aso mo, pusa mo. Di ba? Eh, pero ang totoo nun, kaya ka quote-unquote nawala ng friend kasi nanindigan ka para sa Panginoon. O ano? Panalo ba yon sa mata ng Diyos? Yes! Eh, ano naman din natin? O sige, nawala ka sa church, dumami kaibigan mo, pero yung mga kaibigan mo, lalo ka nilayo kay Lord. Di ba? Adi wala rin. Panalo ba yon? O, sabi mo, ay, ang sarap, every Sunday, di ko na kailangan mag-church. Di ba? Success begins on the sea. Di ba? Ang saya-saya ng buhay nila, may boyfriend, may girlfriend, dala-dalawa pa. Pero, hindi, pero sa mata ng Diyos, yan ba ang success? Yan ba ang success? Ang pleasure ba yan ang success sa mata ng Diyos? O kaya sabi mo, eh, kumikita. So, di ba? Saan mo ginagamit yung pera mo? Para sa kaluluwa o para sa sarili mo? Kung para sa sarili mo, success ba sa mata ng Diyos yan? Hindi rin. Guys, kaya ako gusto ko kayong turuan, ha? Matuto kayo mainggit sa tamang tao. Kung mainggit na lang kayo, mainggit kayo sa mga man of God. Mainggit kayo sa mga woman of God. Yung mga lakad, lumalakad sa mga anointing ng Diyos, yun ang mga kainggitan ninyo na Lord, diba? Grabe itong mga taong ito, diba? Puspos ng banal ng Espiritu. Sana ako rin. Huwag kayo mainggit sa mga taong madaming boyfriend, madaming girlfriend, madaming asawa. Okay lang yung madaming anak. Basta isang asawa. Amen! Hindi, huwag kayo mainggit sa mga ganyan, ha? Ha? Do not be carried away with false pictures of success. Kasi yung success sa mata ng tao, failure sa mata ng Diyos. At pwedeng failure sa mata ng tao, pero success sa mata ng tao. Tignan mo dito, kung tatanong mo si Paul sa Barnabas, Paul, Barnabas, Barney, ano, panalo ba to? Hindi. Sabi niya, hindi, talo to. Napagaling nga yung tao, pero wala naman sumamba kay God. Kami ang sinamba. Talo to. Kaya guys, ingat ha, even good is not God. Ha? Ang good pwede maging idol. Kaya ingat sa success. Ha? So tayo, minsan, huwag tayo basta-basta magbansag na, ito, failure to. No. Huwag ka muna mag-ano. Do not judge to, not just to harshly, but also to rashly. Na? Baka mamaya, sobrang rush na judgment yan, nagmamadali ka, you don't have all the facts, you don't have the big picture, tapos sinabi mo na agad, ito, success to. Tapos later, malalaman, hindi pala. Diba? May mga tao na matay, sa mata ng tao, success, tapos nung namatay, lumabas yung mga skandalo. Lord, ano to? Diba? Kaya nga si Tim Keller, na isa sa mga hinahangaan ko. Ang ganda, si Tim Keller, madami humahanga. Nung namatay, medyo subdued yung mga tao. Kasi inaano ng mga tao, baka may skeleton in the closet. Tapos meron siya isang biographer, si Colin Hansen, na pastor din. The biographer, di ba? Tapos nung lumabas yung libro ni Tim Keller, yung biography niya, so nung tinanong siya, ayaw ko kung kilala si Karen Newhoff. In-interview ni Karen Newhoff si Colin Hansen. At sabi ni Karen Newhoff, Colin, dederechoin kita. I want to ask you this question. Nung nire-research mo yung buhay ni Tim Keller, meron ka bang nakita? May skeleton in the closet ba? At sabi ni Colin Hansen, wala. Sabi ni Karen Newhoff, at last, there's a leader na nabuhay, namatay, at nung namatay, ni-research yung buhay niya, binigyan ng access ng misis niya, at napatunayang totoong malinis. Hindi ibig sabihin perfect, pero walang bahid, walang skandalo, walang ninakaw na pera, walang other family, walang sexual scandal, walang financial scandal. Ay, at last. Diba? Pero nakakalungkot, no? Minsan kailangan hintay mo mamatay yung tao bago hintay makita yung buong picture. Pero minsan tayo, ang bilis, diba? Ito, success. Yung pala, di natin alam yung tinatago pala. Amen? May mga iba naman dyan, tahitahimik lang, kala mo wala. Nung namatay, yung pala, may foundation, tumutulong pala sa mahirap, nagbigay pala ng 1 million sa bahay simula. Lord, sino kaya yun? Amen? Di ba? Later na lang lilitaw na grabe pala itong taong to, ha? Di ba? Hindi natin pinapansin, tahimik lang, pero grabe, no? He or she does not let their right hand know what their left hand is doing so that their reward will be in heaven. Pero siguro, for whatever reason, to encourage us, in love ni Lord, minsan, may mga stories na mga lumalabas, di ba? Na hindi natin alam na, wow, grabe pala itong taong ito. Kilala si Nestor de Villa, yung dating artista. Of course, hindi natin kilala, no? Kasi mga Gen Z tayo eh.
Ha? Si Nestor de Villa, eh, nung namatay siya, may nagbigay pugay, meron daw galing province. Grabe pala si Nestor de Villa. No? Nung time na pag, ano, wala siyang shooting, pumunta pala ng Luneta. Alam mo ginagawa niya sa Luneta? Nagsishare ng gospel. Who would have thought? Isang artista. Pumunta ng Luneta para magshare ng gospel on his own free time. No publicity, no, wala pang Facebook nung time na yan. Pero may nagpatotoo. Sabi niya, isa ako sa mga bunga ni Nestor de Villa. Isa ako sa sinera niya sa Luneta. Homeless ako nun. At doon ako natutulog sa Luneta. Sinera niya ako. Sabi ko, parang kilala ko to ha. Pero sabi niya, can't be. Sabi niya, ikaw ba si Nestor de Villa? Sabi niya, opo. Ano ginagawa mo rito? Sabi niya, ito, kinakausap ka. Eh, artista ka, di ba? Oo, so? Nagulat yung tao, di ba? Na tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Ay, hindi ko nga alam kung ngayon pastor na siya eh. May mga ganung mga kwento. Di ba? So again, guys, ha, ingat, ha, may mga tao sobrang bilib tayo. Pero, again, okay naman. Again, give honor where honor is due. Pero minsan baka, behind the scenes, baka may ginagawang kalokohan. Baka may mga skeleton in the closet. Pero may mga tao, tahi-tahimik lang. Pero kung iaalaw ni Lord na lumabas yung mga mabuting mga ginawa nila para lang ma-encourage tayo. Na? Ano po sinasabi natin? Lahat ng tao may sikreto. Sana ang sikreto mo, sikreto ko, mga magagandang sikreto. Amen. Eh, sige, pakisiko yung katabi ninyo. At pakitanong, may maganda ka bang sikreto? Come on? May maganda ba? O lahat ng sikreto niya, puro pangit. Naku, pag yan, na lumabas, masasaktan po kami. Amen, ha? Sana mag-impok tayo ng mga magagandang sikreto. Yung tumutulong ka sa kapwa, huwag mo na paalam. At kung malaman, i-allow ni Lord na malaman, sige na, encouragement na lang sa iba. Di ba? Kaya sinasabi ko nga po, walang masama, minsan nag-ano po tayo sa Facebook no, to encourage people. Pero magtira ka rin ng mga bagay na hindi, kung si Lord na lang mag-a-allow. Gumawa ka ng mabuti, tapos huwag mo na paalam. Huwag ka na magsabi, huwag ka na mag-broadcast, huwag mo pa-picture. Tapos may mga bagay na, Lord, if you will allow this to come out to encourage people, so be it. But if not, so be it then. Let my reward be in heaven. Oh, amen po ba tayo dyan? Ha? So ito po ha, when people love us more than Jesus, we have failed. Kaya the ultimate question in ministry, ito po, who gets the glory? Who gets the glory? Sana sa horizon, ang pinakasikat dito si Jesus. Amen? Diba? Ay, parang wala. Diba? Sana pinakasikat dito si Jesus. Hindi yung pastor. Diba? O, sana si Jesus po talaga, no? Ang pinupunta natin dito, ang tinatanghal natin dito, ang pinupuri po natin dito. Again, we honor our leaders. Nasa Bible yan. Pero we worship only God. O, amen. O guys, ito. Handa pa, kaya pa ba ninyong hard? Ha? Grabe to. Hard, this is a hard sermon. Ha? Pangatlo, element ng arithmetic, multiplication, multiplied risk. Okay? So, merong una, divided. Okay, may tumanggap, may hindi. Di ba? Common. Tapos yung isa, panalo na, gumaling, lumpo, nakalakad. Tapos na ano pa ng demonyo? Na-idolize si Paul sa kasi anong pinagkamalang Diyos. Sabi ni Paul kaya ni Barnabas, ano ba naman to? Hindi ito success. Di ba? Pero the fact na hindi nila tinanggap yung worship na yon, I think in the eyes of God, success pa rin sila. Na? Hindi nga lang yung resulta, pero sa mata ng Diyos, si Paul, si Barnabas, they did not let their ego get in their way. They did not let their flesh get in the way. Sabi ni God, mga anak, success pa rin kayo sa mata ko. Kahit na hindi nangyari yung revival na pinagpe-pray natin. No? Okay? Naging idolatry patuloy. Pero ito, pangatlo, multiplied risk. So, ito pa, may nanggulo galing ng Antioch tsaka Iconium. Alam mo, sinusundan talaga si Paul tsaka si Barnabas eh. No? Ito, and having persuaded the crowd, ito na naman, mga troublemakers po talaga ito eh, no? So, nung ayaw, kita mo ha, ayaw nila, ayaw tanggapin ni Paul sa ni Barnabas yung pagiging Diyos nila. So, dumating yung mga Hudyo, ano ginawa? Ah, wala kayong protection ngayon. Kasi hindi nila tinanggap yung pagsamba ng mga idolaters eh. So, sabi niya, ah, patay kayo ngayon. Wala kayong protection. You're on your own. So, they came, they dragged Paul, and they stoned Paul out of the city. Nakuha po. And guys, ito lang ha, aside lang ha, many theologians believe Paul actually died. Kung alam niyo yung kwento niya sa 2 Corinthians, sabi niya, I was taken into the heavens. Many theologians, dinikit nila yung Corinthians sa katong Acts 14 na namatay daw actually si Paul. So he was stoned,
actually, and many theologians believe, he was dead. Though sabi dito sa passage, supposing that he was dead, napagkamalang patay. But many theologians believe, he actually died. So iniwan siyang patay. Kuha? Tapos nung dumating yung mga disciples niya, ni Paul, presumably, para ilibing siya, si Paul biglang nag-undertaker. Ay, pasensya na sa mga umaattend dito na hindi kilala si Undertaker. Pag hindi kilala si Undertaker, baka hindi kayo save. Hindi, pero si Undertaker, Christian na. Si Mark Calloway, in real life, ha? Christian na. Amen? Saka si Million Dollar Man. Si, ano ba kinang wrestling? Mga to, dinanood ng wrestling, oh, para hindi naman taga-mundo. Okay, anyway, mga taga-langit, Lord. Mm-mm. Diba? So anyway, so nag-undertaker si Paul, biglang nabuhay. Yakuha, he rose up and entered the city, and the next day he went on with Barnabas to Derbe. So see, grabe po, di ba? From one moment, success, divided success, from one moment, subtracted, di ba? Tapos reward, kasi hindi tuloy-tuloy yung, ano, pana, yung tagumpay. Tapos maya-maya, ito na, binato na, in-stone to death na. Left for dead. Oh, kitam? Kaya guys, ito ha, sa mga ministries muna, no, ang totoo niyang ganito. Pag tayo maglilingkod sa Lord, dapat handa kang mamatay. Pag hindi ka handang mamatay, hindi ka handang mabuhay. Kung may mga bisita po tayo dito, ganun din po. No? You will never be at your best so long as you fear death. Only when you receive Jesus Christ in your heart as your Lord and Savior will you become truly fearless. Amen? Pag nambuhay ka na with nothing to lose and everything to gain, that's the time you truly lived. Oh, amen? Kasi guys, ito ha, sa mundo, there is life, there is death. Sa Christianity, tatlong version. There is life, there is death, there is resurrection. Yun lang ino-offer ng Christianity. Kaya if some of you are here and say, ha, di pala pinapromise ang Christianity yung easy life. Eh, para, ba't pa ako nandito? Ba't pa ako umatin ng church? Kasi nandito po tayo, kasi gusto po natin, bawat isa sa atin, maranasan natin yung tinatawag ni Apostle Paul na the resurrected life. At yung resurrected life, mind you guys, hindi ito yung buhay sa langit. No, ang resurrected life dito sa lupa. Ibig sabihin, namumuhay ka na ano, hindi ka takot mamatay. Kaya araw-araw namumuhay ka in the resurrection power of Jesus Christ. The same power that raised Jesus from the dead is the same power that dwells within you. That is of course none other than the Holy Spirit. Pag ang Holy Spirit pala nasa sayo, yun ang kapangyarihan na bumuhay kay Jesus mula sa pagkamatay. Biro mo yung kapangyarihan ng Diyos nasa sayo, resurrection power ang tawag po natin dyan. Amen po ba tayo dito? So guys, ito po ha, don't just live the Christian life, live the resurrected life. Amen ba tayo dyan? Wala nang take down notes nun. Ulitin ko, don't just live the Christian life. Kasi pwedeng Christian life, pero ordinary pa rin. Walang power, walang distinction. Gusto niyo ng power, gusto niyo ng distinction? Live the resurrected life. Pag sinaming resurrected life, ibig sabihin, let the Holy Spirit fill you, let the Holy Spirit live through you. Siya ang nabubuhay, ginagamit lang yung katawan mo. Pero siya ang nabubuhay in and through you. Okay, can I have a resurrected amen from the church? Amen. Amen. Okay? O tapusin na po natin ito. So, nabuhay ulit si Paul. Grabe talaga si Paul, di ba? No? Tindi talaga, alam mo, sa langit talaga, after Jesus, unang hahanapin ko talaga si Paul eh. Sabi ko, Paul, alam mo talagang kung may idol na, alam mo yung idol na sobrang hanga, na alam natin walang skandalo, si Paul. No? Ako, unang hahanapin ko sa langit after Jesus, si Paul. Pag na-meet ko si Paul, dami kong tanong. No? Grabe, ibang klase po. No? At the end of his life, ito po. Why is life hard? Because success brings more responsibility. See? Di ba? Kaya hindi ko po alam paano ninyo kakayanin na wala ang Panginoong Jesus sa puso niyo. Wala ang banal na Espiritu sa loob po ninyo. Added responsibility. And so, nung bumuhay ulit si Paul, siguro sabi ng mga disciple, Paul, hindi na ka na safe dito. Ha? Target ka na eh. You have a bullseye on your back. Alis ka na. Sabi ni Paul, I agree. Na? So, umalis na naman si Paul. And this time, they passed through Pisidia and then came to Pamphylia. Lugar na naman po ito.
And when they had spoken the word in Perga, they went down to Attalia, ano mga lugar po yan, ha? From there, they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they had arrived, you know, pakarating lang nila, gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. Na? And finally, they remained no little time with the disciples. So, kay Paul, ano pong ano? Trabaho, 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 trabaho. Responsibilidad, 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 responsibilidad. Ganun talaga ang taong malago. Pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mas maraming kaluluwa, ng mas maraming gawain. Kasi ang sabi ng Bible ganito, if you are faithful with little, God will entrust you with much. Amen? Di ba? Bakit di makabuo ng 12? Kasi siguro sabi ni Lord, anak, yung binigyan kita ng isa, hindi mo inalagaan, 12 pa kaya. Tama? Ako, laging ano, hingi ako kay God, Lord, bigyan mo na kami ng 800. Lord, bigyan mo kami ng 1,000. Pero lagi inaano ko kay God, Lord, pero sa ngayon, yung pinagkatiwala ninyo sa amin ngayon, tulungan ninyo kami na maging tapat. Kasi ang kapal naman ng mukha natin, hingi ka kay God ng 700, di ka nga faithful sa 600. Maging faithful muna tayo. Pag faithful tayo, tsaka tayo maglakas loob to say, Lord, naging tapat po ba kami dito sa mga pinagkakatiwala ninyo sa amin? Kung naging tapat po kami, Lord, baka pwede po na dagdagan po ninyo, pagkatiluan pa po ninyo kami ng mas marami pa pong kaluluwa. Mas marami pa po, mas malaki pa pong responsibilidad. O, amen po ba tayo dyan? Pakitanong po yung katabi, pakitanong yung katabi, pakisabi, faithful ka ba sa maliit, kapatid? Tama? Hindi lang sa disciple. Tama? Okay, guys. Mga iba, naghahanap ng ibang trabaho. Wait. Faithful ka ba sa present mong trabaho? Ay, tumahimik, dumaan ang sana anghel. Di ba? Kasi sabi mo, eh, Pimas, hindi ako ano dito. O, sige na. Pero alam niyo ba, you can excel even in difficult places. Yung magpapakita nga ng faithfulness eh. Kunwari, nag-excel ka, ang hirap ng trabaho, ang hirap ng boss mo, imposible. Tama? Yung boss mo, ang working hours mo, 24 hours. Uy, sabi sa Italy ba yun? Sa bansa yun? Yung bawal na tinatawagan ka ng kumpanya after office hours. Pwede mong kasuhan yung boss mo. Of course, wala sa Pilipinas nun. One day. Pag ako, i-elect ninyong congressman o senador, ha? Gagawa ako ng ganung bill. No. Okay. Pakulong natin yung mga boss. Di ba? Dito, tatawagan ka ng boss mo, alas G's, ano, di ba? Sabi, pambihira tong work ato, wala akong pahinga. Pero yung nga, pakita mo muna, sige, nagbabala ka mag-resign. Okay naman, hindi mali mag-resign. Yes? Hindi, totoo, hindi naman mali mag-resign. Na? Pero ang tanong, tapat ka ba sa trabaho mo ngayon? Kasi kung tapat ka, kahit paano, may bunga yan. At kung may bunga, yung nga, isipin mo, kita mo ha, kung toxic nga yung environment, na kapag benta ako ng 1,000,000, ano pa kaya kung lumipat ako sa kumpanya na todo ang suporta ng boss? Baka ang benta ko dito, 10 million. Amen? Pero yung zero ka, tapos ang ano mo, eh kasi yung boss eh. Eh kasi yung kumpanya eh. Kasi yung office ko, walang aircon. Eh kasi walang transport allowance. Kasi walang 13th month. Kasi walang, hindi, totoo, tama? Totoo. O, sige, sabihin natin, lahat yan totoo. Pero ang tanong, nung nandiyan ka, nung time na nandiyan ka, did you make a difference? Naging pagpapala ka ba? Did you add value to them? Di ba? Kasi kahit na mahirap ang ano, ang paligid, kung nasa sa'yo ang pabor ng Diyos, may bunga yan. At kung may bunga, doon mo nga isipin na, Lord, ano pa kaya? Di ba? Pag nilipat po ninyo ako sa magandang kumpanya, di ba? Na may todo suportang, walang politics. Hindi ko alam kung meron talagang kumpanya na walang politics, siguro. Di ba? Politics, in a sense, no? O yung mga estudyante. Yung mga estudyante, taas ang kamay! Oh, bakit kayo zero kahapon sa exam? Eh, teacher, hindi marunong magturo eh. Kayo naman. Di ba? Eh, diskartehan ninyo. Yung Koreano nga, hindi nyo alam, hindi nga ninyo lengguahin. Kayo nyo magsalita eh. Tapos yung pagdating sa math, ang hina ng teacher, o ayaw mo na mag-aral. Yung sanghamida nga eh. Inaaral mo eh. Amen? Ngayon, kumakain ka na ng kimchi. Dati hindi naman, di ba? Kita mo. Kung ayaw, ano? May dahilan. Kung gusto, may paraan. O si,
Yung nga, doon mo isipin, nakita mo, mahina tong teacher ko, pero nag-85 ako. Ano ba kaya kung magaling yung teacher ko? Baka 105. Tindi nyo ha? Lumagpas ng langit, ang bagsak purgatorio. Hindi, parang nagagets? Hindi, totoo. Dapat ganun tayo mag-isip. Di ba na? O sige, ang ano na, okay, ang init dito sa classroom, walang ganyan. O sige na. Pero nga isipin mo, wow, pag one day, di ba? Pag kunan, bigyan ako ni Lord ng pagkakataon mag-aral sa UP. Ay, walang excited. Sa UST. Amen. O sige na, yung mga taga-PUP na. Sa PUP. Hindi ko ba alam dito sa mga to? Okay, anyway. Eh, kung diyan kayo masaya, di sige, supportan ko kayo. O, amen. Di ba? Mag-excel kayo wherever you are. Huwag puro complain. Pag nakita ni Lord, faithful ka sa mahirap, kita mo, ipropromote ka ng Lord sa mas madali. Hindi ko sinabing madali, ha? Pero mas madali. Amen? Mas conducive na to growth. Mas conducive to your success. O, amen ba tayo dyan? Ha? So, pakita lang natin kay God na tapat po tayo. Pero ito yung totoo, mga kapatid, ha? The reward of success is more responsibility. Kaya kung takot ka sa trabaho, sorry, hindi para sa'yo ang success. Ang success, hinahanap yung mga masisipag. Kaya sorry na lang, ha? Sorry sa mga tamad. Pero wala naman po dito. Tumo, iba pa ito mag-amen, tinatamad, oh. Di ba? Ang success, hinahanap ang mga masisipag. Kaya kung may pagkatamad ka, sorry, hindi kayo bagay ni success. Bagay lang kayo ni success kung masipag ka. Oh, amen. Eh, tumo naman si Paul, ang tindi, di ba? Dito, divided result. Okay lang, tuloy. Dito, napagkamalang Diyos, pambihira. Lipat, pinatay. Kung tama yung ano ng teorya ng mga theologians, which I believe, ha? Pinatay, stone to death, nabuhay uli. Sabi ni Lord sa kanya, Paul, balik ka pa sa lupa, hindi ka pa tapos. Pero tour muna kita dito sa langit, ha? Tour kita sa langit, pero huwag ka magsusulat, ha? Bago ka magsulat sa nakita mo rito. Kasi ang gusto ko magsulat sa langit, si John, hindi ikaw. O, babalik ka ngayon sa lupa, ha? Bumalik sa lupa, may torn in the flesh pa. Po. Tapos, sabi niya, makabalik ka ng Antioch. Kasi Antioch, di ba? Yun ang parang ano nila eh. Doon lumago ang church. Yun ang una silang binangsagang Christian. Balik ng Antioch, ano po nangyari? Mas maraming responsibilidad. Which is okay kay Paul. Guys, kayo ba yung tao na ano, nagkakasakit pag may trabaho? O kayo yung tao nagkakasakit kung walang ginagawa? Parang mukha kayo mga may sakit, ha? Sana kayo yung tao. Of course, hindi tayo workaholic, ha? We do not worship work. Ang identity natin, wala sa work. Amen? Wala sa career. Nandun na tayo. Pero ikaw naintindihan mo, steward ka dito sa lupa. Part ng stewardship, work. Nandun na tayo, work from rest. Ah, nandun na tayo, na? Pero work pa rin. 6 days you shall work. On the 7th day you shall rest. Ngayon, pag sinasamba na ninyo work, that's another topic for another time. Amen. Hindi ko muna titirahin yung mga workaholic ngayon. Ang tinitira ko ngayon, yung mga tamad. Kaya pakitingin yung katabi ninyo at pakisabi, ikaw ang topic. Amen, ha? So, hindi yung masipag. Yung masipag, next week na natin tirahin. Ha? May sermon tayo against workaholism. Pero laziness, masama rin po yun. Yung may galing ka, may talino ka, may oras ka. Guys, ilang tao, hindi na gumising sa araw na ito. Ikaw, may hininga ka pa, tapos ayaw mo gamitin, ayaw mo, di ba? Ayaw mo i-redeem yung time. Wala kang urgency. Guys, ano ba naman yan? Ang daming tao, they would do anything just to have one more minute here on earth. Tapos tayo, ang dami nating oras. Di ba? Tapos ayaw natin seryosohin. I pray, ang prayer ko po mga taga-horizon, hindi lang kayo spiritual, kundi pagdating sa practical, sana masisipag po tayong tao. Amen? Sa horizon, bawal lang tamad. Kasi pag ako pumunta ng Olongapo, nagme-mentoring ako doon, meron talaga sila sign sa palengke. Sa Olongapo, si Richard Gordon naglagay noon, mayor pa siya. Sa Olongapo, bawal ang tamad. Amen? Di ba? Sa Olongapo, binabaril naman. Hindi naman. Di ba? So sana tayo rin, maglalagay ako ng signage next week, ha? Sa horizon, bawal ang tamad. Amen? Tapos, minsan lang umaten, no? Ay, bawal pala ako rito, umuwi pa. No? Sige, wag na lang. Minsan lang umaten, eh, no? Sige na. Ha? Kahit ang matutulog lang naman sa church. Amen? Kaya pinakaano po natin, if the reward of success is more work, then wala ibang choice, kundi ano? Increase your capacity, increase your intimacy.
Yun po talaga yun. Ha? Increase your capacity, increase your intimacy. Ha? Pag pinopromote ka ng Lord, kung galing kay Lord yan, huwag ka magnono. Ang prayer mo agad is, Lord, gusto niyo ako mag-alaga pa ng mas maraming disciple? Lord, bigyan mo ako ng mas maraming responsibility? Then Lord, kung galing sa inyo to, increase my capacity, increase my intimacy. Amen? Huwag ka magnono sa challenge. Kasi saying no to challenge is saying no to growth. Ha? You only grow through challenges. You only grow by stretching. Ha? So kung sabi ng Lord, anak, I'm opening a new door for you. Yes, Lord. Increase my capacity, increase my intimacy. Basta tatlong bagay huwag makakompromise. Ha? Your integrity, your intimacy, and your family. Yan ang tatlong bagay lagi. Ha? Your integrity, your intimacy, and your family. Pag na-compromise yung tatlong yan, oops, slow down. I-check mo ulit muna. Na Lord, parang nawawala yata ako sa balance. Na dapat yung tatlong bagay na yun na may balance. Yung integrity mo, hindi nakukompromiso. Yung oras mo sa Diyos, hindi nakukompromiso. At yung oras mo sa pamilya mo, hindi nakukompromiso. Amen ba tayo dyan? Okay, so tapusin na po natin. Bookends natin to. Nagsimula ako, why hard? Ang sagot ko, we choose hard not because we want hard. We choose hard because the reality is life is hard. Nagsasabi lang tayo ng totoo. And the sooner natanggapin natin na mahirap ang buhay at ang Kristyanismo ay hindi para bumilis ang buhay mo, kundi ano, para palakasin ka sa buhay, para may laban ka sa buhay. So, balik po tayo as I close. Again, why choose hard? This time, pasok ko yung gospel. And dito, for me, the gospel here is this. Matthew 11, 28 to 30. Come to me, sabi ni Jesus. All, pakasabi nga ng malakas, all. All who labor are heavy laden. See? Hindi tinatawag ni Jesus ang mga tamad. Hala, wala naman akong kausap. Sino daw tinatawag ni Jesus? All who labor. Ang labor, yung mga tao na sanay pagpawisan. Sanay magbanat ng buto. Amen. Kaya sorry sa mga tamad ha, hindi kayo tinatawag ni Jesus. Sorry. Kasi minsan ang gospel natin, the gospel of anana, convenient yung gospel na walang spine na, lahat tinatawag ng Diyos, hindi po. Tinatawag lang ng Diyos yung mga pagod. Sino sa inyo na pagod sa pagiging tamad? Wala naman siguro, ha? Yung mga pagod, bakit pagod? Kasi ang sipag, sabi ng Diyos, o, kayong mga masisipag, kayong mga pagod, sa sobrang sipag nyo, come, who are heavily laden. Ano daw pangako ng Lord? I will give you rest. Paano bibigyan ng Lord ng rest yung mga tamad? Eh, nasobrahan na nga sila sa rest. Kayo dapat ang rest in peace. Di ba? Hindi, totoo nga. Sayang, akin na lang yung oras nyo. Hindi nyo gagamitin. Verse 29, take my yoke. Oop, meron pa rin pala. Take my yoke upon you. Learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your soul. Marami sa atin, pagod, hindi sa physical, pagod sa kaluluwa. Kasi hindi tayo rested kay Christ. You know? Pag laging habol mo yung opinion ng tao, yun ang hindi rested eh. Yung ano sasabi ng boss ko? Ano sasabi ng mga tao? Yung pag laging ganun, you are not working from rest. Ang rest ay ano, Lord, di ba? I live for the audience of one. Pag palakpakan, thank you. Pag hindi, it's okay. Basta, maging pleasing ako sa inyo, yun ang mahalaga. That doesn't mean hindi ka tumatanggap ng feedback. Hindi. Part nga ng humility mo yun eh. Iba nagsabi, P-Mats, you can improve pa your sermon. Ah, talaga, paano? P-Mats, you can improve pa your leadership. Ah, really? Paano? Ah, di ba? Ang taong rested, humble. Amen? Ang taong rested, teachable. Hindi din yung walang pakialam. Ay, hindi. Basta ako, buhay ako para kay Lord. Hindi. Pag ganun, paano ka rin mag-grow kung kayo lang talaga ni Lord? Di ba? Kung taong rested, you are open to correction. You're open for rebuke. Na? Nung inattendan ko po na seminar sa Thailand, 2 weeks po, 36 sessions. Grabe. 36 sessions. 90 minutes kada session. 2 weeks. After every session, pause. Tapos sabi na, guys, nagpadala kami ng survey form. Fill it up now. Bago kayo mag-coffee break, fill it up now. Hindi na nila kami papatayuin na wala mo ng evaluation. Sabi nila, we want to grow, we want to improve. Nakita ko nga, seryoso nga sila. Kasi pagkatapos sa every session, may break. Tapos, of course, may lunch break. Ganyan. So, kunwari, yung second session ng morning, after that lunch break na.
Okay, guys, wala muna magla-lunch. O, tapos na yung session, pero come on, may sinend kami sa inyo, sa email nyo, pakisagutan. Mabilis lang naman eh. 2 to 5 minutes lang. Sagutan nyo, how was this, ano? How can we improve? How did the speaker, ano yung maganda na ginawa ng speaker? Ano yung pwede improve ng speaker? Yung mga ganun ba? Pero sabihin, seryoso sila sa feedback. Hindi dahil sa man-pleaser sila, kundi doon ko nakita na, ah, ito yung mga taong rested. Kasi, ang taong secure, willing sila magpa-correct. Yes? Ang taong hindi tumatanggap ng feedback, ito yung mga insecure. Yung nga lang, pwede sila magtago sa spiritual language na, I only live for the audience of one. Pero baka totoo niyan, insecure ka. Guys, may kilala ba kayong mga taong hindi nagpapakorek? Hindi yan namumuhay para sa audience of one. Ang totoo niyan, insecure yan. O amen? Ha? So tumatanggap ng feedback, ha? Pero ang sinasabi lang, at the end of the day, yun yun eh, yung identity mo secure in Christ. Kaya sabi mo, palpak yung message ko, parang pangit ng sermon ko, hindi ko na-deliver ng maayos. Pero, sige, Lord, how can I improve? Pero at after that, you don't beat yourself up kasi hindi mo nagawa ng yung best mo or what. So, Lord, salamat na lang na kahit na hindi ganun kaganda yung presentation ko, hindi ganun kaganda yung grade ko, hindi naging ganun kaganda yung performance ko, salamat na lang you are the God of new beginning and second chances, and salamat na lang hindi nagbabago, hindi nagmamali yung pag-ibig niyo sa akin. Yun ang isang taong rested. Amen? Mag-grow, mag-i-stretch, mag-i-improve, pero secure ang identity niya kay Kristo. Oh, come on, can I have an amen on that? Ah, tapusin ko po to. My yoke is easy, my burden is light. Ang analogy po rito, farming, no, agricultural, no, kasi agricultural po ang society din ng mga Hudyo. So baka hindi tayo masyado makarelate. Kaya gawa na lang po ako ng modern analogy and then I'll end, ha? Okay? So, pwede ko ba tawagin Bart, ikaw kasi nakita ko, pwede ikaw ba tawagin ko? Tawagin ko si Bart Russell at kaka-Bart Day lang niya. Okay, tapalakpan natin si Bart. Bart, lika, anak. Yes. Okay, so dito ka lang, tayo ka lang, anak, ha? Okay. So let's say, ganun ng mga ano, gagawin ko modern na analogy. Natingin ko faithful pa rin naman sa text, no? Bagamat wala yung yoke. Kasi baka yung mga yoke, mga pamato, baka hindi tayo masyado makarelate, eh. Kasi pang hayop yun, eh. Ay, marami palang hayop dito. Okay, so, kaya gawin, ganun ko na lang gawin. Okay, we have, I have here a big or a large glass table. Nakita naman siguro na lahat. I have here a smaller side table, glass din. Okay. Bart, sa palagay mo, alin dito sa dalawa mas mabigat? Oh, tama. Itong glass table, right? So, let's say ako si Jesus. Siyempre, between the two of us, ako na si Jesus. Alam ka naman ikaw pa, di ba? Siyempre, ako na may hapon ng mikropono, ako na bida, no? So, ako si Jesus, sabi ko, Bart, anak, okay, between these two, akin to. Ha? Akin to. Wala kang ano dito, wala kang part dito, don't even try to help me. Amen? Misa kasi we try to help God. Sabi ni God, no, I don't need your help. The more na, kunyari lang, hawakan ni Bart to, bumibigat yung table. Although, siyempre, wala namang mabigat kay God. Pero you get what I'm saying? May mga bagay, ang best na tulong mo kay God, hands up. Gets? Sabi ni God, anak, akin to, ha? Huwag mo gagalawin to. Ha? Huwag ka papasok sa boundaries ko, ha? So, Lord, baka kailang mo ng tulong. Sabi ni God, I got this. So, guys, ha, may mga bagay, huwag ninyong gagalawin, ha? Huwag niyong dagdagan yung salvation niyo. Huwag niyong dagdagan yung identity niyo. Wag niyo saan kung kinukuha yung security niyo. Kasi pag ganyan, sabi ni God, imbis na nakakatulong ka, anak, hindi. Ha? So may mabagay akin. So ngayon, ikaw Bart, meron ka pa rin yoke, sabi ni Lord. Anak, kilala kita. Tingin mo, anak, kaya mo yan? Yes, po. Kaya mo buhatin? O sige, pwede mo bang buhatin? I-ano mo lang, kahit chest level. Ay, grabe, hirap na hirap. Okay. Yan. Ito diba yung picture ng yoke? Hindi pa rin po. See? Yung kay God, huwag mong galawin. Ha? Kasi kung the more you try to help God, the more ka nagiging pabigat kay God. Although wala namang mabigat kay God. Ha? Ngayon, ito, kaya naman talaga ni Bart eh. Pero let's say, mag-lunch na po tayo. Amen? Mag-benediction na tayo. Everybody stand. And, ay, mahal ka nila, ayoko nila iwan. No? Kahit na magaan, kaya ni Bart, pero kunyari, 2 hours. May mga bagay, wala sa bigat eh, nasa tagal. Ang bagay na mamagaan, pero kung matagal mo nang daladala, bumibigat. Nangangawit kasi tayo eh. And ano ngayon, ito yung analogy na yan, yung take my yoke, ano ba yan?
Ang ibig sabihin ni Lord ganito, anak, may mga bagay akin. Huwag mong gagalawin, ha? Huwag mong pakialaman. Kasi tao ka, Diyos ako. Akin to. Ngayon, hindi porke tao ka, wala kang responsibilidad. Oh, guys, beware din sa mga nagtuturo na gospel na wala kang gagawin. Hindi po gospel yun. Tapos sasabihin, grace. Walang discipleship, huwag kang magde-devotion. Wala, wala. Law daw yun, law. That's a false gospel. Ha? Take my yoke upon you. Sabi ni Jesus, may yoke ka pa rin, pero yung kaya mo. Pero alam din ni Lord, darating yung time si Bart, oh, ilang segundo, nangangawit ka na ba, anak? Eh, di pa pala eh. Di, sige. Okay, balik po tayo mamayang 2 p.m. Ito, di marunong magpakumbaba eh, no? Okay, kunyari na. Kunyari. Oh, Bart, medyo nangangawit ka na ba? Yes po. Oh, yan. Umaamin, umaamin. Eh, pakasabi naman sa katabi mo, umaamin ka na rin kasi. Kayo kasi, kunyari, kaya ko to. Nasi-CR na kayo, di ba? Ngayon, ang ano ng Lord, oh, anak, ganito ha, kahit na alam kong kaya mo yan, pero alam ko rin, minsan ang bigat wala sa weight, minsan yung bigat nasa time. Eh, tagal mo nang dinadala yan. So, anak, will you let me help you carry it? Nakuha? So, hawakan natin tag-iisa, anak. Oh, sige, okay. Ito akin, sa kabilang end ka. Yes. Mas magaang? Amen. Yan po yung analogy po nung yoke-yoke na yan. Kasi pag ginamit ko yung original, ano, baka, eh kasi ako hindi naman din ako farmer eh. Baka medyo maano pa yung analogy. Pero I think tama tong analogy ko na ganito. May mga bagay, huwag mo natulungan ng Diyos. Kanya yun. Meron nga tayong next week yata, no? Kaya ka mag-preach, ano? Siya, next week, di ba? Meron silang message, di ba? The battle belongs to the Lord. May mga laban kay God. Hindi mo laban yun, kay God yun. Pero may mga responsibilidad sa iyo. Pero even sa responsibilidad mo, anak, sabi ni Lord, anak, help me help you carry it. Amen? So guys, may mga bagay, hands off. Pero may mga bagay, kailangan, Lord, kahit na alam kong quote-unquote, kaya ko to, pero sige po, patulong din po ako sa iyo na buhatin to. Kunwari, nag-aaral ka, magaling ka sa math. Example lang, ha? Uy, ano, sige, babala nga natin. Parang naawa si Bart sa akin, eh, no? Ay, palapakan na natin si Bart. I think nag-gets niyo yung point. Thank you, anak, ha? Nag-gets niyo? For example, kunwari, math. Magaling ka naman talaga sa math. Pero masama ba na bago ka mag-aral, nag-pray ka pa rin? Yung alam mo naman, di, kaya mo naman to, eh. 1+1 to, alam ko naman, eh. Pero ano ba naman yung Lord? Mag-exam po ako mamaya, tulungan po ninyo ako, bigyan niyo ako ng wisdom. Alam mo, pag nakita ka ni God na, anak, na natutuwa ako sa humility mo. Natutuwa ako sa iyo na sa lahat ng bagay umaasa ka sa akin. Kahit na humanly speaking, binigyan kita ng ganong talino. Hindi, totoo, di ba? May mga bagay na kaya mo naman eh. Di ba? May mga bagay na sabi nga nila yung kaya mong gawin kahit na nakapikit ka. Marami nga sa inyo, kala pa nagpipreach ako nakapikit eh. Kayo talaga, singkit lang ako, ha? Kayo, ha? Pero may mga bagay, kaya mo naman talaga eh. Pero iba pa rin yung sabi ni Lord, oh, anak ha, shared burden. Kahit mga bagay na kaya mo naman. Kasi binigyan kita ng galing at talino dyan, but it doesn't mean sasarilinin mo. Ha? Depende ka pa rin sa akin, tiwala ka pa rin sa akin. Yun ang rested life. Hindi ibig sabihin wala kang gagawin. Hindi ibig sabihin wala kang binubuhat. Pero sa lahat, pero basta, una, recognize mo ano yung hindi iyo. Kasi baka iba po sa atin, kaya hindi rested. Kaya you're making it harder than it already is. It's already hard and you're making it harder. Bakit? Kasi baka kinukuha mo yung mga laban na hindi iyo. Oh, iba sa inyo, tinatry pa rin ninyo mamuhay ng matuwid para maligtas. Hindi inyo yon. Yung salvation, hindi po ninyong kayang bayaran. Kung gusto niyo maligtas by your good works, kailangan wala kang kasalanan. Oh, kaya nyo? Eh, nagkasala ka na, deforfeited na. Kaya ang kaligtasan, si Jesus lang po ang may kaya. Siya po ang gumawa. Amen? So, don't try to earn your salvation. It cannot be done. It is impossible. Pero may iba po sa atin, Christian na, tumanggap na kay Lord, pero, oh, sige, walang tataas na kamay. Sino sa inyo, hindi marunong mag-no? Lahat ng invitation, yes. Lahat ng ano, yes. Kasi ayaw ninyo, yung ayaw mapahiya, ayaw natin, you know, I don't want to disappoint people. Pero yes, 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 hanggang bumubuhat ka na ng mga bagay na hindi na para sa'yo. Hindi mo na kaya, wala ka ng oras eh. Oh, ako, mag-honest po ako. Minsan kasi nag-speak ako sa CBN Asia.
May concert po yata sa Smart Araneta. Baka mababalitaan ninyo. Meron po, bibigyan po ako ng libreng ticket. Pero sabi niya, pero P-Mans, pupunta ka. Tingnan ko yung calendar ko, available actually ako. Pero kailangan ko ng rest. And sa totoo lang, to be very honest ha, hindi naman sa ano ha, siyempre kanya-kanya tayo yun ha, hindi ako masyado mahilig sa concert. Well, pwede akong YouTube. Pero yung mga, alam mo yun, hindi, alam mo yun, again ha, of course, hindi naman siya Planet Shakers, local lang ha. Baka ibig sabihin, Pima, saan na kinuha mo yung ticket? Hindi, may pangalan ko. Hindi ko rin matatransfer sa inyo. So, sinabi ko po, ate, salamat po sa imbitasyon, pero I think mas prefer ko pong magpahinga na lang on that day. Medyo sunod-sunod po rin kayong mga biyahe ko, sunod-sunod yung mga speaking ano ko. I think I'll choose that day to rest. And syempre, mature naman yung kausap ko, taga CBN Asia. Ay, Pimas, oh, sure, sure. Sabi niya, tapos nagpasalamat din po. Thank you po for considering me, so on and so forth. Pwede naman eh. Kaya, guys, hindi porke available yung calendar mo, oohan mo. Kasi tignan mo rin, kunwari, Tuesday yun. Pero yung Monday and Wednesday ko, may mga gawain. And Tuesday lang yung konting pahinga natin, konting, din man konti, sana, oras para sa pamilya. Eh, baka pati yun, dahil available, guys, hindi porke available, yes na. Yes? Amen? Magbibigay ka rin talaga ng time para sa sarili mo. Di ba? Yung time para makahinga ka lang ulit, time para ma-revive ka, ma-recharge ka, time para medyo may extended na usap kayo ni Lord, or extended time sa family, or pahinga lang, extended tulog. Hindi po masama matulog. Huwag lang sa church. Amen. Uy, gisingin na nini katabi niyo. Hindi po nakuha, ha? Yun una. Of course, that's another topic for another time. Series nga, pwedeng series. Guys, recognize, part ng wisdom, recognize, may mga bagay na hindi iyo, may mga laban na hindi iyo. Pero guys, pati yung mga iyo, kahit sabi yung kaya ko naman, isang kamay nga lang eh. O sige, for 5 minutes, habang nagsasalita ako, hawak-hawak ko to, nakangawit ha. O, ngayon sabi ni Lord, anak, will you let me help you carry it? Bubuhatin mo pa rin. Pero may kasama ka ng bumubuhat. Baka masira ko pa. Amen ba tayo dyan? Amen. So ang prayer ko po sa inyo ngayon, life is hard, but you can be rested. Amen? Hindi mali yung sinabi ko kanina, yung sa beginning na, life is hard, but God is strong, and you will be strengthened. Part yun ng gospel. Dagdagan pa natin, kasi ang yaman ng gospel eh. Dagdagan pa natin ng gospel. Life is hard. Diba? Hard sometimes means heavy. But the good news is what? There is someone who will help you to carry your burdens. Amen? Is that good news? Okay. Ay, parang pati sagot nyo, parang ano na ano kayo, di ba? Sumobrang chillax, Lord, nakatulog na yata. Kaya ito po yung ano po natin. Ha? Tapusin ko na po ito, my heart is Jesus easy. Yung mahirap sa'yo, mabilis kay Jesus. And Jesus easy is your heart. Di ba, gets nyo? Jesus easy is your heart. Kasi mahirap sa'yo, pero mabilis kay God. Kaya anytime, pwede ka, Lord, can you help me carry? Sige na, huwag ka na mag... Minsan, ma-pride din kasi tayo, no? Lord, kaya ko na to. Di ba? Pero sabi, Lord, patulong ka pa rin sa akin, anak. Pray ka pa rin sa akin. Tiwala ka pa rin sa akin. Kahit alam kong kaya mo. Di ba? Kasi baka iba sa atin, hindi na nagpe-pray. Hindi na ganun ka-dependent. Kasi alam mo naman, kaya mo naman. Pero hindi, yung attitude talaga na Lord, ha? Total dependent sa inyo. Di ba? Kundal, kaya ko naman mag-share ng gospel. Pero hindi, kahit na mag-share ng gospel, laging pe-pray, Lord, gabayan mo ako. Ako, kaya ko naman mag-preach. Pero bago mag-preach, laging, Lord, di ba? Go before me. Di ba? May mga bagay na mabilis sa inyo, pero pati mga bagay na mabilis sa inyo, ipagkatiwala nyo pa rin kay God. Huwag ma-pride, huwag mayabang, huwag maging self-sufficient. Pati sa mga bagay na kaya mo, expertise mo, forte mo, sabihin kay Lord, Lord, tulungan nyo akong buhatin po ito. Kasi ano nangyayari? Pag ganun ka, nagiging rested ka. Amen? Mahirap pa rin ang buhay, pero nagiging rested ka. Nakakayanan mo ang bigat ng buhay. Amen? Kama-kama, amen? Guys, encourage ko lang po kayo, ha? Tayong mga nahihirapan, pero I want to encourage you, for the believer, earth is the hardest you will ever experience. Pero kung may kaibigan po tayo dito, wala pa kayong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus, ito na ang pinakamabilis na buhay. Kasi totoong may impyerno sa mga taong wala pong nagpatawad ng kanilang mga kasalanan. Hindi lumapit sa Panginoong Jesus para humingi ng tawad sa kanilang kasalanan. Hindi tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Panginoon
at tagapagligtas. Ang prayer ko po, lahat ng mga VIPs po natin, huwag po sana kayo papayag. Huwag niyong payagan ang sarili ninyo. Lalabas kayo sa lugar na ito na hindi ninyo naririnig yung ebanghelyo at hindi ninyo alam paano ba no, na maligtas, paano ba na makipagrelasyon sa Panginoong Jesus. At yung tao nag-invite sa inyo, they will gladly and faithfully share the gospel with you. O, amen po ba tayo dyan? Pero whether VIP or member, lahat po tayo pagkatapos ng service na ito, rested. Kamakaman, amen po ba tayo? Amen. Lahat mga rested, pwede ba ako makarinig ng isang amen? Okay, tapusin na po natin. Big idea po natin ay ganito. Always choose God's heart. Yung mahirap na para kay God, kasi may katuwang ka naman eh. May nagpapalakas naman sa'yo eh. Kesa yung pinipili mo yung man's easy, ayoko na mag-discipleship. Tapos, di ba? Every Sunday, nasa beach. Every Sunday, nasa kainan. Hindi mali kumain, hindi masama. Beach ha. Pero yung pinagpalit mo ang gawain ng Diyos, pinagpalit mo yung mga bagay na spiritual, para kang si Iso, na pinagpalit mo yung birthright mo para sa Bips 2. Di ba? Yung Bips 2, kahit anong kain mo, magugutom ka uli. Pero yung birthright mo, forever yun. Huwag na huwag mong pagpapalit yung privilege ng pagiging anak ng Diyos. Even yung privilege na paglilingkod kay God. Para sa buhay na tingin mo, mabilis, masaya, pero walang satisfaction. Walang joy. Amen po ba tayo dyan? Oh, music team, can you come? At kayo na bahala maglinis itong kalat. Can I ask everyone to stand? Okay, sino po na-bless sa umagang ito? Come on. Okay. Again, pakitanong, tatanungin ko ba? Pakitanong yung mga katabi po ninyo, rested ka na ba, bebe? Ha? Pinagpatulong ka na ba kay Lord dun sa mga bigatin mo na Lord, patulong? And of course, hands up. Ha? Sa mga hindi mo naman laban, na mga hindi mo dapat i-worry, sabi ni Lord, akin na yan, anak. Ha? At yung sayo, hawakan mo, pero tulungan kita. Pero yung akin, huwag mo na ako tulungan, pampabigat ka lang. Ha? Huwag niyo na tulungan ng Diyos. Kayang-kaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Nothing is too hard for God. Nothing is impossible kay God. Amen? Okay, let me pray for each and every one of us. Lord, salamat sa inyong magandang balita. Pag naging Christian pala kami, life does not get easier. But, ang difference ay ito, we have someone who will strengthen us. Because our God is strong. Our God is good. And so you will strengthen each and everyone who is saying, Lord, my load is too heavy for me. So we accept your invitation, not just to receive you as Lord and Savior, but also to receive your yoke upon us, which is easy. And in turn, we surrender our burdens to you, which is heavy. Salamat, Lord. Sa inyong kamay, walang mabigat. Kaya hindi kami magigilty na, Lord, ano ba naman to? Bigay ako ng bigay sa iyo ng mga pasanin. Lord, nakakahiya naman. Child of God, VIPs, listen to me. Huwag na kayo mahiya kay God. Amen? Huwag kayo mahiya kay God na, Lord, lagi akong lapit ng lapit. Meron akong pinapapasan sa inyo. Okay lang yan. Walang mahirap sa Diyos. Walang mabigat sa Diyos. Amen? Actually, mas natutuwa nga ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo siya. No? Na lumalapit ka sa Kanya at binibigay mo yung pasanin mo sa Kanya. That actually honors God. So, huwag na tayo mahiya kay God. And then, yung binibigay naman sa atin ng Lord, tanggapin din natin. Huwag naman tayong tamad. Ha? Tanggapin natin kasi alam ng Lord, kaya natin. But, oh, ito ha, maging sa mga bagay na kaya natin, patulong ka pa rin kay God. Amen? Ha? Ask God na Lord, tulungan ninyo akong buhatin po ito. Kasi again, ang goal ng buhay ay ano, mamuhay tayo. Yes, life is hard, but our souls can be rested. Yun ang mahalaga eh. Kasi minsan, alam mo, yung natulog ka na nga, pero pag-gising mo, pagod ka pa rin. Bakit? Kasi hindi na pagod yung katawan lang eh. Pagod yung kaluluwa. Hindi kasi rested. Di ba? Dami kasi nagbulong ang demonyo. Kaya yun, dami natin mga worries and concern na hindi naman dapat atin eh. Di ba? Suko na natin yan sa paanan ng Diyos. Okay? At yung para sa atin, pabuhat tayo kay God. Lord, salamat. We take that invitation. We need that invitation. So Lord, today, all of us here, even yung mga nanonood online, we say, Lord, yes, take our burdens.
And yes, Lord, we receive your yoke, which we know, you know, it's according to our ability, according to our capacity, according to the strength that you have given us. But even then, we let you carry that part of our burden because we want to live the rest of our lives rested. Pagod man sa physical, pero rested ang aming kaluluwa. Maraming salamat, O God, sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsasabi ng Amen. Well, let's respond in worship as we come to Jesus and surrender to Him everything. Thank you, God. Throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Sing it again. Where would I but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. Scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, your wonderful.
sing, I am yours. Amen. Continue to lift up your hands. Bless ko po kayo. Amen. Brothers and sisters and friends, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord turn His face towards you and grant you His shalom. Yun yun eh. Na? Yung shalom is peace. Na? Pero more than peace, it is, pwede rin sabihin, restedness. Na? So I speak rest. Ha? Rest in your finances. Amen? Rest in your emotions. Rest in your mental health. Rest also in healing sa inyong spiritual, physical, no? Na mga sakit at karamdaman. He is our Jehovah Jireh, na? He is our healer, Jehovah Rapha, na? And the healing of the Lord touch you from the top of your head to the soles of your feet. Amen. And most of all, yung restedness in our souls, spiritual, na? Nothing to prove, guys, nothing to prove. Lalo nang nothing to boast. And sana na kung secure tayo, nothing to hide. Na mamuhay tayo na open to correction, open to growth, na open to accountability. Amen. Lord, you are good. You are strong. So to you alone, O Lord, do we give all the glory, honor, and praise. All these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord, our burden bearer, your Son, who lives and reigns with you, eternal Father, in unity with the Holy Spirit, one God, forever and ever. And all of us here will say, Amen and Amen. Wow, praise the Lord, praise God, Amen. Next week po, no, some of us will not be here, nasa Palawan tayo for immersion, pero Coach A. Brown will be our guest speaker in the morning, ha? So maghanda kayo, may Bible, tapos yung dictionary. Then, di ba, no? Napaka-simple naman ng English ni Coach A. Brown, ha? So, he's going to come and bless